Bangan sa ating mga tahanan, katulad ng mga sumusunod: furnitures, sofa, sofa bed, cabinet, dresser, drawer, at dining tables. Meron din silang office chair, office table, at mga wall clocks. Meron din silang kitchenwares na magagamit ni mama o ni mommy. Meron din silang bags, shoes, slippers, at gift set na mga branded. Mga laruan para sa mga kabataan, stroller, walker, music instruments, at marami pang iba. Ating puntahan, MMND Auction House. Matatagpuan sa San Miguel Street, Mabolo, Naga City. Hanapin lamang sila Mr. and Mrs. D. De Trujillo, ang nagmamay-ari ng MMND Auction House. At siguradong makakamura kayo. Kaya punta tayo sa MMND Auction House. Matibay na mga gamit, lalo na sa bahay, mura niyong mabibili. MMND Auction House, sigurado ka! Paraminang parami ang umiinom ng Best Cafe. Mula Luzon hanggang Mindanao ay umaapaw ang mga testimonya ng mga taong natulungang gumaling sa kanilang karamdaman. Ako po si Roy Ayuno ng Mapilabo Oriental. Lagi akong puyat kasi driver po ako. Kaya lagi akong nagkakasakit. Ang panlaban po sa sakit at puyat ay Best Cafe. Pag uminom ako nito ay lumalakas ako. Kahit walang tulog, sige lang, naniho pa rin. Best Cafe, 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. 10 pesos and 75 centavos lang ang bawat sachet. Aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe, 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan, parmasya uwi laging nandyan. Mula sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uwi. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uwi sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Alam mo ba ang R-Butin? Alam mo ba na ito ay napatunayan sa maraming laboratorio sa buong mundo na 10 beses na mas mabisa at ligtas na magpaputi at magpaganda ng balat? ERA 3-in-1 Soap. Mayaman sa R-Butin na aprobado ng Food and Drug Administration na siguradong makakatulong para ang balat mo ay pumuti, kuminis, at mas patang tingnan. Mayaman din ito sa glutathione at kojic, kaya wala ka nang hahanapin pa. Actually, 1 week ko palang ginagamit ang ERA 3-in-1 Soap, pero ang dami talaga nakapansin na pumuti ako at gumanda. Ginamit ko to sa buong katawan kasi matigas siya at mapula, kaya matagal maubos. Noong una, nahihiya pa akong gumamit kasi akala ko pambabae lang. Yun pala, marami na akong tropa na gumagamit ng ERA. Effective talaga, panlalaki, pambabae. Kahit balat kalabaw, puputi sa ERA. ERA 3-in-1 Soap for a whiter, smoother, and healthier skin. 88 pesos lang, mabibili sa mga butika at supermarkets. Kung iwan, utang na loob. Mahawa ka sa akin. Sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay na bigay mo, inay. Hindi ko na kaya. Kaya pasensyahan tayo. Diyan ka na. Parang po nang awa, anak. Huwag mo akong iwan, utang na loob. Mahawa ka sa akin. Ito bagay sa'yo! Ano? Tama! Susunod ka ba o hindi? Tama na! Tama na! Susunod na ako! Susundin na kita! Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, ito ang aking buhay. Bakit ka nakikinig ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia?
Kasi magaganda ang mga balita nila. Patas at totoo. Kasi nakakatawa ang mga DJ. Nawawala ang problema ko. Kasi magaganda ang music nila. Kaya kinig na rin kayo ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Berto! Berto! Sino na naman ang naglipat ng istasyon? Ako po! Nakikinig po kasi ako ng music. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ililipat? Dapat laging naka 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, eksakto ng oras sa 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagpapagang mga balita. Pinakahuling kaganapan. Hihimay-himayin. Ihahatid sa inyong mga tahanan. Makatotohanan. Walang takot. Kinalap at tinipon mula sa News and Public Affairs Division. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Ito ang Ratsyada Balita. Mga kaibigan, kabikulan, good morning. Araw tayo ng Webes sa January 16, 2019. Ratsyada Balita sa pangalan ni AM Joe Santos. Pansamantala Jomar Murada sa headlines ng ating mga balita. Boom FM Headlines. Unahin natin headlines ng ating mga balita ang lokal. Aplikasyon para sa kasal o kasalang bayan sa Pag-ibig sa Naga Branch. Nagsimula na 50 pares sa Camarines Sur, target na maipakasal sa buwan ng February. Samantala, Department of Education sa Bicol Region, wala pang formal na pahayag sa pabirong pagsisisi sa kanila sa Taal Misconceptions, issue positibo sa mga estudyante. Samantala, Solid Waste Management sa Naga nagpaliwanag kasunod ng pangangamoy ng landfill. Color coding sa mga tricycle sa lungsod ng Naga planong ibalik dahil po sa mareklamo sa mga driver. Samantala, ilang mga lugar sa lungsod ng Naga walang kuryente sa araw po ng Sabado. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, lokal na gobyerno ng lungsod ng Naga handa na po para sa annual fiesta of Senior Santo Niño. Yan po ay magaganap na sa araw ng Linggo. Samantala, voters registration magsisimula na sa araw po ng Lunes sa January 20. Task Force ng Anti-Dangling Wire Ordinance sa lungsod ng Naga, tinututukan ang implementasyon. Samantala, dating miyembro ng NPA Timbog matapos mahuli sa na nagre-repack po ng pinaghihinala ang Shabu. Lalaki na nanlaban umano sa mga otoridad patay. Lalaki arestado sa bypass operation sa Tabaco City. At dalawang lalaking tulak umano ng illegal na droga arestado sa bypass operation sa loob ng isang apartel sa lungsod ng Naga. Draga suspect naman na sinilbihan lang sana ng search warrant patay matapos umanong manlaban sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. Mga Chinese nationals arestado sa illegal na pagmimina sa Camarines Norte. Mga kaibigan, bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines atid sa atin ng ating tagapagtaguyod, ang Bodega Home Plus sa Bodega Glassware. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus. Kunsain makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal! Ratsyada Balita!
Mga kaibigan, 7:11 ang umaga, sa detalye na po ng ating mga balita sa ating Ratsyada Balita. Mga kaibigan, sa detalye na ng ating mga balitang lokal, unahin natin mula sa Philippine National Police. Patay matapos umunong manlaban ang isang drug suspect na sinilbihan ng search warrant sa bayan po ng Del Gallego, Camarines Sur. Kinilala ang napatay na suspect na si Alberto Di Magente alias Tabio. Nasa tamang edad, may asawa at residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan. Sa impormasyon na tinanggap ng Boom FM Naga, alas 3 ng hapon sa pinag-isang puwersa ng Del Gallego Philippine National Police, Lupi at Sipokot Municipal Police Station. Tinungo nang maito ang bahay ng suspect, bitbit po ng isang warrant of arrest na may kaugnayan sa ilegal na droga. Bago pa man maisilbi ng mga otoridad ang search warrant, ay pinaputukan umuno sila ng suspect dahilan upang gumanti ng putok ang mga otoridad na ikinasawi ng naturang suspect. Wala namang natamaan sa panig ng Philippine National Police. Narecover mula sa bahay ng suspect ang 10 pirasong pakete nang pinaniniwala ang shabu at ilang mga drug paraphernalia. Samantala, balita mula sa labas ng Himpiland. Lalaking namaril sa nakaalitan nitong unsa nakaalitan nito timbog sa checkpoint sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Boom FM Live Report. Sa detalye, Rustan Malianta. Arestado ang 58 anyos na lalaki matapos tong barilin ang nakaalitan sa bayan ng Balatan sa lalawigan ng Camarines Sur. Kinilala ang naarestong suspect na si Jimmy Bergado, habang kinilala naman ang nakaalitan nitong si Loreto Aguado, 55 taong gulang, pawang residente ng Barangay Tapayas sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Ayon sa nakuhang impormasyon mula kay Police Corporal Maria Arlene Bardida, tagapagsalita ng Balatan Municipal Station, dakong alas 11:20 ng umaga kahapon, nang respondihan ng mga kapulisan ang isang sumbong sa Barangay Tapayas kaugnay sa Subic Club na away sa pagitan ng dalawa. Patagmino sa kanilang natanggap na ulat, nungpok lamang ng suspect. Ang biktima, ngunit kalauna ay nakumpirma na binaril ito ng suspect gamit ang isang kalibre 38 kinabaril. Samantala, sinubukan namang tumakas ang suspect, ngunit nahuli ito sa otoridad ng sinigawang checkpoint kung saan narecover dito ang kalibre 38 baril na pinapinang ginamit kong baril kay Aguado. Kasalukuyan naman nagpapagiling sa ospital si Aguado habang natili naman sa kusadiya ng Balatan Municipal Station si Bergado na nakaharap iwan sa paglabag sa Republic Act or Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na kung saan ang suspect ay nasa karsel na ngayon mula doon sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Karagdagang balitang lokal mula sa labas ng impinan para sa Ratsyada Balita sa umaga. Ito ang yung Boom Patroller, Rostan Malianta, nag-ulat sa 103.9 DWOS Boom FM. Boom FM Live Report! Balikan natin mga balitang lokal sa ating Ratsyada Balita. Timbog ang dalawang tulak ng ilegal na droga matapos magpositibo sa isang bypass operation na isagawa po sa isang apartel sa lungsod ng Naga. Ang nadakip ay si Marlon Alvarez alias Cano, 30 anyos at residente ng Barangay Mabolo, at isang Joey Yuson, 37 anyos, residente po naman ng Barangay Balatas. Nasa kote sina Alvarez at Yuson matapos makipagtransaksyon sa pusho buyer ng mga otoridad sa loob ng isang apartel sa Barangay Peña Francia sa lungsod. Nakuha mula sa maito ang isang pakete ng pinaniniwala ang shabu. Napag-alaman na si Alvarez ay nasa drug watch list pala ng Naga City Police Office. Kaugnay nito, kapwa maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang manaaresto na nakakulong na ngayon sa Naga City Police Office. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Balita mula sa PNP sa lalawigan ng Albay. Nakakulong na ngayon ang isang lalaki matapos itong mahuli sa isang bypass operation sa PIDAS 2 Barangay Ginubat, Tabaco City. Ito ay kinilalang si Romel Bragais, 42 anyos, may asawa at residente ng Barangay San Vicente ng nabanggit na lungsod.
Lalakip si Bragais matapos itong kumagat sa paind ng pusher buyer kung saan positibong nakabili ng isang pakete ng hinihinala ang shabu na nagkakalaga ng 500 pesos. Nakuha pa dito ang apat na pakete ng hinihinala ang shabu at nakasilid sa isang coin purse na may market value na 2,500 pesos at cash sa iba't ibang denomination. Marap ngayon ang naturang guest suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balikan natin mga balitang lokal sa lungsod ng Iriga. Patay ang isang lalaki na nanlaban sa mga otoridad sa ikinasang bypass operation bandang alas 11:40 ng gabi sa Barangay San Francisco sa nabanggit na lungsod. Ang suspect ay si Leman Olea, 33 anyos ng nabanggit na lugar. Ayon po naman sa mga otoridad, isang pulis ang nakabili ng isang pakete ng pinaghihinala ang shabu kapalit ng 500 peso bill. Nang palapit na ang ibang pulis upang hulihin ang suspek, agad umano itong bumunot ng baril at pinutukan ang mga pulis. Ayon pa sa mga otoridad, dalawang beses umanong pinutok ng suspek ang baril ngunit nagmintis. Gumanti naman ang putok ang mga pulis. Nagtamo ng tama ng balang suspek sa kanyang katawan na rin dahilan ng kanyang kamatayan. Samantalang matauhan ng Soko sa Camarena Sur, sa pagproseso sa lugar ay na-recover ang isang pinaghinalaang caliber 38, mga bala at mga marka money. Sa body search na isinagawa ng bangkay o sa bangkay ng suspek, dalawang pakete ng pinaghinalaang shabu ang nakuha sa bulsa ng suspek. Ang suspek ay kasama umano sa PRRD listed DIPO at dati na rin umano itong nakulong sa kaparehong paglabag ngunit nakalaya dahil nakaprobation ito. Ngunit sa monitoring ng Provincial Intelligence Branch ng CSPPO at Iriga City Police Station, patuloy umano ito sa pagbebenta ng ilegal na droga sa nabanggit na lungsod. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ng suspek dahil sa nagbago na raw umano ito at nagtatrabaho bilang isang construction worker. Karagdagan pang mga balitang lokal, hindi na nakapalag sa mga otoridad ang isang lalaki na naaktuhan na nagbebenta o nagre-repack ng pinaghinala ang shabu sa Barangay San Vicente sa bayan ng Batu, Camarena Sur. Ayon kay Police sa Major Andrew Alcomendas, ang Chief of Police ng bayan ng Batu, matagal naman na silang nakakatanggap ng report tungkol sa pagkakaimbwalto ng suspek na nakilalang si Chris Canyeso, aka Kabunso, 31 anyos residente ng bayan ng Tigawon, sa pagbibenta ng ilegal na droga. Na-recover sa suspek ang mga pakete ng pinaghihinalaang shabu at cellphone na ginagamit umano nito sa transaksyon. Ayon pa sa report, habang nagsasagawa ng inventaryo ang mga pulis, isa umanong tawag sa isang katransaksyon ng suspek ang natanggap ng pulis gamit ang cellphone ng suspek. Bibili umano ito ng shabu. Ang suspek ay nakakulong na ngayon sa Batu Municipal Police Station. Samantala, habang nakapit ito sa custodial facility ng Batu MPS, sinilban ito ng warito bares ng matauhan ng Tigawon MPS sa paglabag daw sa Section 1, Paragraph 2 ng RA 8294 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions. Balita mula sa lalawigan ng Camarines Norte, arestado ang apat na Chinese nationals dahil po naman sa illegal na pagmimina sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, pasado alas 7 ng gabi. Nitong araw po naman ng Martes, ang na-aresto ay sina Chuan Li, 34 anyos, Li Wo Qian, 34 anyos, Shan Wo Qian, 64, at Shen Yuan Fan, 43, at ninirahan sa Purok, Bakawan, Barangay Calabornay, sa bayan po ng Paracale. Naaresto sa ginawang operasyon ang nagngangalang Jameson Lakuta, 30 anyos, residente ng Purukuan, Barangay Camarao, Cordon, Isabela. Nakumpiska sa ginawang operasyon ng Paracale Municipal Police Station at Governor's Task Force ang mga mining paraphernalias tulad po ng wooden sample pan, isang bag ng mineral ore na tirata may git kumulang 1 kilo, 16 na piraso ng alpombra, 2 piraso ng PC steel spacer, backhoe, water pump at steel slide,
Ayon po naman sa PNP, naglunsad sila ng operasyon dahil na rin sa impormasyon na ipinaabot sa kanila ng isang concerned citizen hinggil po sa illegal umanong o nagaganap na anti-illegal mining activity na kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. Ratsyada balita ang inyong pinapakinggan. Napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9.15 ng umaga. Balikan natin mga balita ang lokal sa lungsod ng Naga. 1,000,000 pisong pondong inaprubahan ng konseho o ng sanggunang panglungsod sa Naga para maging tulong sa mga biktima ng nag-aalburutong Bulkang Taal sa ginawang sesyon regular Martes ng umaga. Ang halagang ito ang nakatakdang ipadala ng LGU Naga sa mga biktima kung saan napagdesisyonan pa kung cash na lang o mga goods. Batay sa magiging desisyon ng alkalde ng lungsod. Sa naging panayam kay Vice Mayor Nene de Asis, sinabi nito na hindi naman lahat ng lugar ay mabibigyan doon. Anya sa mas grabing naapektuhan lang. Kabilang po sa mga nakatakdang bigyan ay ang Tagaytay, Laguna at ang mismong Batangas. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagdismaya ang opisyal sa ilang mga nagsasamantalang negosyante na nagbebenta ng face mask o kaya overpricing. Samantala, karagdagang balitang lokal sa labas. Boom FM, live report. May kumata sa detalye. Nagpalabas ng listahan ang Agricultural Training Institute o ATI Bicol ng listahan ng mga nakaplanong libreng mga seminars na maaaring daluhan ng sinumang mga Bicolanong nais para sa buong taon. Ninanais at gusto ng ahensya na dumami ang dadalo sa bawat seminars na kanilang isasagawa upang mas marami pa ang mahikayat na pumasok sa agrikultura at mahikayat lalo na mga kabataan na pasukin ang industriya upang matanggal na ang sektor bilang aging industry kung saan karamihan ay matanda na lamang ang gumagawa. Kasama sa mga nakalatag na seminars ang aquaponics and bonsai making na gaganapin sa bayan ng Piling ngayong Enero 29 ngayong taon. Maliban dito sa ibang mga buwan, maaari ding dumalo sa mga seminars tungkol sa beekeeping, container gardening, free-range chicken at marami pang iba. Dagdag pa ng ahensya, maaari pang madagdagan ang mga nasabing listahan. Kaya lagi makipag-ugnayan sa kanila o kaya ilike na lamang ang kanilang Facebook page para sa dagdag pa mga impormasyon. Karagdagang balitang lokal, ito po ang inyong Boom Patrol Nico Mata para sa DWS 103.9 Boom FM. Boom FM, live report! Balik tayo sa ating balitaan sa Ratsyada Balita. Live tayo mga kaibigan sa YouTube. Type nyo lang DWOS 103.9 na Boom FM. Sa ating FB page, DWOS 103.9 Boom FM, sa Soul Broadcasting, at sa aking personal account, Jomar Merando Morada. Balikan natin mga balitang lokal sa lungsod ng Naga. Pero bago yan, live report sa labas. Boom FM, live report! Magbabalita, Rick Mar Guevara, ikaw na. Kumpirmado, isa ang binawian ng buhay sa nangyaring aksidente kahapon sa bayan ng Cabusao, Camarines Sur, kung saan isang close van ang nahulog sa isang irrigation canal. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, nangyari ang aksidente sa barangay Biong sa bayan ng Cabusao, Camarines Sur. Minamaneho ng driver ni si Jan Paulo Agua y Luces, 24 anyos, ang nasabing L300 van at sakay nito ang 14 na pasahero, kung saan sugatan ang mga personang sina Salvador Agua, 44 anyos, Michael Angel Agua, 14 anyos, Annalyn Agua, 38 anyos, Dominga Agua, 65 anyos at Salvation Chavez, 40 anyos. Lahat ito mga residente ng Victoria Street, Pleasant Hill, Mandaluyong City. Ayon sa impormasyon na nakuha ng Boom Patroller, galing manos sa bayan ng Buhi ang mga biktima na dumalo sa isang kasalan at pabalik na sana ang mga ito sa Mandaluyong City. Ngunit pagdating ng mga ito sa barangay Biong o sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente ay nawala ng kontrol sa manibela ang driver nito kung kaya't dumire-diretso ito sa madamong bahagi at sa gilid ng kalsada at sumubsob ito sa isang irrigation canal. Nagtamo ng mga sugat ang mga sakay nito na agad naman na narespondihan ng Libanan Rescue Team, PNP Cabusao at BFP Cabusao kung kaya't agad itong nalapatan ng first aid at saka dinala sa malapit na ospital. Samantala,
sa follow-up report, alas 4 ng hapon nang binawian ng buhay ang personang si Dominga Agua habang ito ay ginagamot sa ospital. Habang iba pang anim na nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan kasama ang driver ay nagpapagaling pa ngayon sa kanilang mga tinamong mga pinsala sa kanilang katawan. Karagdagang balitang lokal, ito ang Boom Patroller Rickmar Gibara nagbabalita sa 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report. Balik tayo sa ating balitaan sa Ratsada Balita. Mga balita ang lokal sa Naga City, lalawigan ng Camarines Sur. Asahan na ang sinasabing kaluwatkan ng checkpoint sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan, lalo na sa 1st District ng Camarines Sur, matapos po ang magkakasunod na engkwentro ng mga militar at rebelde sa lalawigan ng Camarines Norte. Sa panayam po ng mga taga-media kay PNP Provincial Director Police Colonel Rodrigo Roy Jr., sinabi nitong ibinaba na ng PESA Coordinating Council ang direktibang nagpapaigding sa security operations, halimbawa ang police visibility sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Sinabi pa ng opisyal na tuloy-tuloy din ang kanilang combat operations, ngunit nagdodoble ingat katulong ang mga personay ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na matatagpuan sa Barangay Tinangis sa bayan po ng Pili. May Special Action Force na mula sa PNP National Headquarters din. Pagbibigay din pa ng opisyal, handa sila sa pagsisigurong ligtas ang lalawigan laban po naman sa mga kalaban ng pamahalaan. Habol pa natin mga balitang lokal, umaasa ang DPWH o Department of Public Works and Highways na mapapadali na ang trabaho. Sa tulong ng batas na magpapagaan din sa trabaho ng mga electric cooperatives sa buong Pilipinas. Halimbawa sa lungsod ng Naga at Camarines Sur, kung saan umabot ng 4 na taon bago umabante ang pagputol ng puno para sa road widening project. Ayon po naman kay 3rd Engineering District Assistant DE Rick Regrario ng DPWH, dahil sa Republic Act 11361 o ang tinatawag na Anti-Obstruction of Power Lines Act, magiging magaan na para sa Camarines Sur Electric Cooperative o Caso Reco 2 na mag-trim o kahit pa magputol ng puno kung ito ay nagiging daan upang masira ang mga wire o kaya nagiging sanhi ng power outage kung tumatama ang mga sanga sa wirings. Dulot nito, hindi na rin gaano mahirapan ang DPWH pagdating sa permit to cut. Habol pa natin mga balitang lokal, tulungan nyo ang gobyerno na maabot nating lahat ang magandang kalidad ng hangin. Ito ang naging pakiusap ni City Environment and Natural Resources Officer Engineer Alexander Canning ng makapanayam na matagamidya sa lungsod ng Naga matapos ang mareklamong unti-unti ng nangangamoy ang sanitary landfill sa Barangay San Isidro sa lungsod na inireklamo po ng mga katabing barangay. At nakarating na po sa bayan ng Pili ang pangangamoy ng naturang landfill. Ayon pa sa opisyal, hindi madali ang paghihiwa-hiwalay na matauhan ng solid waste management sa tunito-niladang basura na ibinabagsak sa naturang basurahan. Mas mainam-an niya kung sa maliliit na source pa lamang ay hiwalay na ang mga nabubulok at di nabubulok. Pero sa Naga City, mukhang hindi nasusunod, halo-halo pa rin ang mga basura. Dagdag pa ni Canning, ang usaping ito ay napakasimple, ngunit marami rin ang hindi nababago ang sistema. Sa huli, sinabi nitong hindi pa na inepektibo ang waste segregation sa iba't ibang lugar sa 27 barangay ng lungsod ng Naga. Mga balita mula sa Albay, nakandang tumulong ang pamalang panglungsod ng Legazpi sa malugar na naapektuhan ng nag-aalburutong Bulkang Taal. Sa panayam po ng mga taga-media sa Legazpi kay Mayor Noel Rosal, nakandang magpadala ng team ang disaster o ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para tulungan ang maapektadong residente sa bahagi po naman ng Batangas. Anya, kung kinakailangan ay pwede din silang magpadala ng tulong pinansyal kung saan maring gamitin ang Calamity Fund para dito. Matatanda ang nagsimula mag-alburuto ang naturang bulkan nito lamang Linggo ng hapon January 12 ng taong kasalukuyan. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 7,707 pamilya o 35,445 katao ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Samantala, nagpadala na nga po ng 1.5 milyong pisong halaga ng food packs
ang DSWD sa Kabikulan sa ma-evacuate sa Batangas kasunod po ng pagsabog ng Bulkang Taal. Sa panayam po ng mga taga-media kay Mary Gistel Mesa, ang information officer ng DSWD Bicol. Nasa 5,000 food packs ang ipinadala ng ahensya kung saan naglalaman ng kada food pack ng 6 na kilo ng bigas o kasama sa 6 na kilo ng bigas, kape, sardinas at corn beef. Wala bang asukal? Ipinadala ng ahensya kahapon ang naturang food packs sa Batangas Sports Complex sa pamagitan po ng Office of the Civil Defense, DPWH at Office of the Presidential Assistant for Bicol Affairs. Samantala, inihayag naman ni DSWD Bicol Regional Director Arnel Garcia na kasalukuyang inihanda na ng ahensya ang iba pang non-food items para sa relief operations na gagawin sa Calabarzon area. Habol pa natin mga balitang lokal, 7:31 ng umaga. Ratsyada balita pa rin, nagtalaga na ang pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ng bagong hepe ng 2nd Infantry Battalion kasunod ng pagkakasibak sa pwesto ng dati nitong commander dahil sa pagpapakalat ng Photoshop picture ng mga sumukong rebelde sa lalawigan ng Masbate noong nakalipas sa December 2019. Pansamantalang itinalaga bilang active commander ng 2nd IB si Colonel Leonardo Dacumos. Matapos na marilib sa kanyang pwesto ng January 7, si dating 2nd IB Commander Lieutenant Colonel Napoleon Pabon. Ito'y kasunod ng isinagwang investigasyon ng Philippine Army kasunod po ng pagre-release ng mga umanoy Photoshop pictures ng nasa may gitatlong daang sumukong rebelde sa lalawigan ng Masbate. Balikan natin mga balita mula sa Philippine National Police galing sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan. Sa ating Ronda probinsya, sa halip na hanap buhay, kamatayan po ang sumalubong sa isang farmer habang nasa isang palayan matapos makuryente sa Sitio Paklas, Barangay Son 4, Libon, Albay. Ang biktima ay si Pancho Barciliana, 60 years old, walang asawa, residente ng Barangay Natasan sa nabanggit na bayan. Sa investigasyon na isinagawa ng Libon Municipal Police Station, lumalabas sa report na nakuryente ang biktima ng nakalaylay na drop wire sa palayan na pag-aari ni Barangay Kagawad Manuel de la Torre. Magsisimula na sana man itong magtrabaho sa naturang palayan nang aksidente nitong mahawakan ang nakalaylay na wire na nagresulta sa pagkakakuryente nito. Nalaglag ang biktima sa putikan at tuluyang binawian ng buhay. Samantala, balita mula sa Daet Camarines Norte. Sa ating police report, isinilbi na ng operatiba ng Daet Municipal Police Station ang lalaking suspect na una nang naaresto dahil po naman sa iba't ibang kasong kinakaharap nito. Ang suspect na si Francisco Barba Jr. ng Purok 8 Barangay 4 Mantagbaka Daet ay nakapiit sa BGMP Daet District Jail dahil sa mga kasong paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9262. Ilang buwan nang nakakulong ang naturang suspect subalit muling sinalbihan ng isa pang warrant of arrest mula sa korte dahil naman sa kasong paglabag sa Section 12 ng RA 9165 na lumabas lamang nitong January 13 ang naturang warrant of arrest. Mayroong 80,000 pesos na inirekomenda ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay nananatili ngayon sa kulungan. Habol pa natin mga balitang lokal mula sa Camarines sa Norte. Sinimulan na rin ang pamalang lokal ng Mercedes ang pagtatayo po ng sanitary landfill bilang tugon sa ipinatutupad ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa buong Pilipinas sa January 28 hanggang January 30, 2020. Nakadagdang tumungo sa malugar ng Marikina City, lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija ang mga miyembro ng sanggunaang bayan ng Mercedes at mga department heads upang magsigawa ng pagbisita at pag-aaral kung papaano ipinatutupad sa naturang lugar ang kanilang solid waste management.
Titingnan ng naturang opisyal ang Mercedes kung alin sa kanilang pupuntahan ang maring maipatupad sa kanilang bayan o para sa kanilang isasagwang sanitary landfill. Sa panayam kay Municipal Administrator Elmer Naguera, pinag-aaralan ng LGU sa Mercedes ang posibilidad na pag-convert ng kasalukuyang 5 hektaryang dam site tungo sa isang sanitary landfill na matatagpuan sa barangay Gabok sa naturang bayan. Sa ilalim po ng pamumuno ng bagong alkalde sa bayan ng Mercedes na si Mayor Boy Morales, isang sanitary landfill ang isa sa kanyang mga prioridad sa ngayon para hindi na rin lumaki ang problema hinggil sa basura sa naturang bayan. Habol pa natin mga balitang lokal, nagbabala si Police Colonel Marlon Tejada, ang hepe ng pulisya sa lalawigan po ng Camarines Norte. Sa lahat ng mga miyembro ng kapupulisan na kanyang nasasakupan na huwag pumasok sa alinmang sabungan sa lalawigan ng Camarines Norte. Pahayag ito ni Tejada sa kanyang pagdalo sa multi-services caravan sa bayan po ng Mercedes. Anya, hindi lamang ang mismong pulis ang pananagutin at masasampa ng kasong administratibo, kundi maging ang hepe dito sa kung saan siya ay nakadetene. Ang pagpasok ng kapopulisan sa anumang pasugalan ay matagal nang maigpit na ipinagbabawal hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong bansa. Nanawagan po ang naturang provincial director sa pulisya sa mamamayan na garan sa kanilang ipagbigay alam sakaling may makitang pulis na nasa loob ng sabungan. At kung sakaling maaktuhan, agaran itong sampahan ng kakulang kaso. One strike policy ang patutupad ni Provincial Director Tejada at hindi na pagbibigyan pa ang panibagong pagkakataon dahil matagal na rin naman anya itong ipinatutupad sa bansa. Balikan natin mga balitang lokal pa rin. Umapila sa Senado sa Acobicol Party List na madaliin na ang pagpapasa ng panukalang pagtatayo ng Department of Disaster Resilience kasunod po ng mapaminsalang pag-alburuto ng Bulkang Taal sa bahagi po ng Region 4A. Naniniwala sa Acobicol Representative Alfredo Garbin Jr. na ngayon na ang tamang oras para ipasa ang naturang panukala na pagbuo sa naturang departamento na siyang tututok sa mga ganitong kaganapan sa bansa. Umapila rin ang kongresista kina Human Settlement Secretary Eduardo De Losario at kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na mabilis na tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa pagitan ng Bulkang Taal, lalo na sa malalawigan ng Batangas, Laguna pati na sa Cavite. Ninanais din ni Garbin na maigpit ng ipatupad ang no-build zone sa matinukoy na permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon dito sa Albay at ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon upang maiwasan ang anumang peligro na maaring dalhin ng mga ito sa mga Bicolano oras na muli mag-alburuto ang nabanggit na mga bulkan na matatagpuan sa Albay at lalawigan ng Sorsogon. Isinara na ng ilang tanggapan ng Civil Service Commission sa ilang lalawigan sa Kabikulan. Ang pagtanggap po ng aplikasyon sa managnanais na kumuha ng eksaminasyon para po naman sa Civil Service Pen and Paper Test na nakatakda sa darating na March 15. Batay sa naging abiso ng CSC, naabot na ng mga field offices sa lalawigan ng Sorsogon, Albay, Masbate, Camarines Sur ang kota para sa mangkukuha ng professional at sub-professional level kung kaya't mas maaga itong nagsara kumpara sa naunang itinakdang deadline. Nabatid naman na limitado lamang ang natitirang slot para sa mga aplikante sa lalawigan ng Catanduanes habang ubos na ang slot para sa nagbabalak na kumuha ng sub-professional level examination sa lalawigan ng Camarines Norte. Mababatid na ang kahapon unang itinakda ang petsa ng CSC bilang deadline sa pagsusumiti ng aplikasyon para sa mga nagnanais na kumuha ng eksaminasyon sa darating na March 15, 2020. Nakapagtala ng 55 store violators sa lalawigan ng Albay ang DTI Bicol habang nagpapatulang implementasyon ng price freeze sa lalawigan matapos manalas ang bagyong Sitisoy noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa panayam po ng mga taga-media, sinabi ni DTI Bicol na si Bem Berango, siya po ang spokesperson ng naturang tanggapan. Ang naturang establishmento ay nasampahan ng formal na reklamo ng ahensya dahil sa paglabag sa Republic Act 7394 o mas kilala sa tawag na price taglo.
anya sa ngayon, bagamat stable na ang sitwasyon, ay nagsasagawa pa rin sila ng weekly monitoring upang masiguro na sumusunod ang mga pamilihan sa ipinatutupad na memo ng naturang ahensya. December 3 noong nakarang taon, nang ipatupad ng DTI sa Bicol sa lalawigan ng Albay ang price freeze para po naman sa basic commodities sa kasunod ng state of calamity na ibinaba sa probinsya dahil sa pananalasa ni Tisoy. Ang sinumang lumabag sa price freeze ay pagmumultahin ng 1,000 pesos hanggang 1 million pesos. Magtatagal ang implementasyon ng price freeze ng 60 araw o 60 days o sa February 3 ng taong kasalukuyan. Mga kaibigan, 7:41. Sa aking pagbabalik, abangan ang ating mga segmenta, syempre sa ating Ratsyada Balita. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Dagos na kamo sa Bodega Home Blast, kung sain makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Blast sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Blast, bawal ang mahal! Huwag mo nang awa, anak. Huwag mo akong iwan. Utang na loob. Mahawa ka sa akin. Sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay na bigay mo, inay. Hindi ko na kaya. Kaya pasensyahan tayo. Diyan ka na. Parang mo nang awa, anak. Huwag mo akong iwan. Utang na loob. Mahawa ka sa akin! Ito bagay sa'yo! Tama na! Susunod ka ba o hindi? Tama na! Tama na! Susunod na ako! Susundin na kita! Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, ito ang aking buhay. Mga kaibigan, balik tayo sa ating Ratsyada Balita. Ratsyada Balita! 7:43 ng umaga sa ating Lotto Result. Alamin natin ngayon ang winning combination number ngayong araw sa ating Lotto Result. Mga kaibigan, sa ating lotto result, unahin natin ang EC2. Marikin manalo ng 4,000 pesos sa bawat 10 pisong taya. Alas 11 ng umaga, 16:27. Alas 4, 31:05. Alas 9, 23:10. Sa ating Suwartres, maripuhin manalo ng 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 11 ng umaga, 773. Alas 4, 192. Alas 9, 574. Sa ating 4-digit naman, 1161. Sa ating Mega Lotto 645. Alam niyo ba ang jackpot price? Umaabot na ng 8.9 million pesos. Ito pa ang malumabas sa 41, 45, 35, 40, 38, number 11. Ulitin ko lang, 41, 45, 35, 40, 38, number 11. Sa ating Grand Lotto 655, jackpot price umaabot na sa 29.7 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito malumabas, 6. 29, number 1, 19, number 10, 32. Ulitin ko lang, 6, 29, number 1, 19, number 10, and number 32.
Dryer, balik! Sa ating balita sa Ibayong Dagat, atin sa atin ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Parami ng parami ang umiinom ng Best Cafe. Mula Luzon hanggang Mindanao ay umaapaw ang mga testimonya ng mga taong natulungang gumaling sa kanilang karamdaman. Ako po si Lorgy Villafranca ng San Jose del Monte, Bulacan. Mataas ang blood sugar ko kasi malakas akong kumain. Hindi ko maiwasan eh. Kaya diabetic po ako. Nung malaman ko na sugar-free ang Best Cafe at stevia ang gamit, pinalitan ko agad ang dati kong iniinom na herbal coffee kasi may asukal yun. Nagulat ako. Simula na uminom ka ng Best Cafe, unti-unti nag-normal ang blood sugar ko. Salamat sa Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. 10 pesos and 75 centavos lang ang bawat sa Shay, aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Mga kaibigan, ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, 132 pesos lang ang isang box, 11 pesos ang isang sachet. Mabibili sa Naga City, Jerax Pharmaceutical, Pharmacia Oy, Menor Generic Drug, Modern Gen Drugs, Master Square, Darien Pharmacy. Kung magkakapi ka lahating baso lang, huwag niyong pupunuin. Walang sugar, stevia ang nagpasarap dyan. Balitang International. Balitang International. Mga kaibigan, sa ating balita sa labas ng Pilipinas, tinawag na great idea o kahanga-hanga ni South Korean President Moon Jae-in ang naging hakbang ni US President Donald Trump na magdadala po ng birthday wish kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Moon, magandang idea niya ito para mas tumaas ang tsansa na muling mabuksan ang pag-uusap ng dalawang bansa hinggil sa denuclearization ng North Korea. Sinabi ni Moon, binibigyan din ito ang kagustuhan ni Trump na bumalik sa negotiation table kasama ni Kim. Nito na kanang Sabado, kinumpirma ng North Korean authorities na natanggap nila ang pagbati ni Trump para sa kaarawan ni Kim. Samantala, pumirma ang Thailand at Indonesia sa intelligence sharing agreement para labanan ang insurgency. Ayon sa Thai Army Chief, makakatulong ang kasunduan para malimitahan ang galaw ng insurgents na nag-ooperate sa southern region ng Thailand. Sinabi sa kasunduan na ibabahagi ng Thailand at Indonesia sa isa't isa ang galaw ng extremist, rebelde at iba pang grupo na bumabaliwala sa national security. Nilagdaan ang naturang dokumento sa official visit ni Thai Army Chief General Apiral Kangsong sa Asia province ng Indonesia. Sinabi ni Apirat na nagtatago sa East Indonesia ang rebuilding Thai para sa pagsasanay at gumawa ng plano laban po naman sa Thailand. Mababatid na patuloy na nilalabanan ng Thailand ang Muslim separatist insurgency sa southern provinces nito, kabilang na ang Yala, Patani at Narsiawat na dahilan upang pumalo na sa 7,000 ang bilang po naman nasawi mula noong 2004. Mga kaibigan, sa ating balitang pangkalusugan, hatid sa atin ang Pharmacia Oy. Ang dakbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Pharmacia Oy, laging nandyan. Mula noon, sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Pharmacia Oy sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Pharmacia Oy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Pharmacia Oy sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Pharmacia Oy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Dagat City. Maaasahan. Ito na ang balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Ratchada Balita. Mga kaibigan, sa ating balita sa kalusugan, 18 pagkain pampapayat at 7 na nakakataba. Sa mga artikulo, batay po sa nailathala ni Dr. Willie Ong,
Nailathala niya ang 18 pagkain pampapayat. Ito ang madapat kainin ng mga taong nag-diet dahil bukod sa mababa ito sa calories, masustansya pa ito. Ito yung mga nasa listahan. Number 1, gulay at insalada. Mataas sa fiber ang gulay at nakakabusog. Number 2, ang suha at grapefruit. May taglay na acid na nakakabagal ng digestion. Number 3, mansanas. May pectin na nakakababa po ng cholesterol. Number 4, ang peras. Mas mayaman pa sa fiber kumpara sa mansanas. Number 5, itlog. Magandang almusal at nakakabusog. Saging, masustansya at may tulong sa may ulcer at nag-exercise. Mga beans, mayaman sa protina at bitamina. Number 8, ang suka. Ang pag-inom ng isang basong tubig na may 2 kutsaritang suka bago kumain ay nakakapayat. Mag-ingat lang kung ika'y hyperacidic. Number 9, tofu at tokwa. Mabuti ito sa ating puso at buto. Green tea, nakakabawas ng taba sa atay. Number 11, brown rice. Makakaiwas tayo sa diabetes ayon po sa pag-aaral ng Harvard School of Public Health. Number 12, high fiber cereals. Mas healthy sa katawan at nakapagpapapayat. Number 13, matatabang isda tulad ng tilapia, sardinas, mackerel at salmon. Number 14, ang low fat milk at yogurt. Mas mababa sa taba kumpara sa regular na gatas sa oatmeal. Nakakababa ng kolesterol sa katawan. Manok at turkey na walang balat. Pinakamababa ito sa taba kumpara sa karne. Number 17, laman ng karne paminsan-minsan. Tanggalin ang lahat ng taba sa karneng baboy at bago ito lutuin. Number 18, tubig. Ang pag-inom po ng tubig bago kumain ay nakakabusog. Ang tubig ay may calories at hindi nakakataba. Ito naman yung listahan po ng 7 pagkain na nakakataba na dapat natin limitahan. Ang mga pagkain ito ay nilathala ng maraming organisasyon tulad ng American Heart Association at American Dietetic Association, mga nutritionist, doktor, researchers at siyentipiko na nakakataba. Number 1, ang pritong pagkain dahil mataas ito sa taba at mantika. Ang donuts, pastries dahil mataas sa calories at asukal. Yung mga candy, chocolate at mga matatamis, mataas ito sa asukal calories. Number 4, matatamis na juices at soft drinks dahil mataas ito sa asukal. Uminom na lang ng tubig na walang calories. Pwede din ang mainit na tsaa. Number 5, yung mga potato chips dahil sa sangkap na asin at mantika. Number 6, yung mga bacon, hot dogs, sausage dahil may halo itong taba at preservatives. Mga hamburgers dahil mataas sa taba. Dagdag payo pa mula kay Dr. Willie Ong, subukan kumain ng 5 hanggang 6 na beses isang araw pero pakunti-kunti lang. Yan po ang ating balitang pangkalusugan. Sa ating balita sa negosyo, hatid sa atin ng Primo Liempo. Food trip ba ang hanap mo? Tara na! Let's eat at Primo Liempo Grills and Roasts. Your best value-only rice meal in Metro Naga at Primo Liempo Grills and Roasts. Try their sarap pamor na grilled Korean pork and chicken barbecue. Primo Liempo Grills and Roasts. Grilling starts from 10 a.m. to 12 midnight. Primo Liempo Grills and Roasts. Katmon 2, Magsaysay Avenue, Naga City, beside DWOSFM Station. Business News. Mga kaibigan, sa ating balita naman sa negosyo, naglabas ang Department of Health ng listahan po ng mga gamot na isinailalim sa price freeze sa lahat ng lugar na apektado po ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ito ay matapos makatanggap na ma-report ang kagawaran ukol po sa hoarding at pagtataas ng presyo ng ilang gamot. Layunan nitong maprotektahan ang mga consumer laban sa profiteering, hoarding, cartels at iba pang maaring makompromiso ang pagkuha ng pharmaceutical products at iba pang pangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa akop ng price freeze ang maintenance medicines at essential drugs kabilang ang analgesics, anti-allergics, anti-convulsants, antiseptics, antidotes at antibiotics. Nilinaw ng DOH na epektibo ang price freeze sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Bisitahin ang official website ng Department of Health para makita ang buong listahan ng gamot na pasok sa price freeze. Sa ating balita sa sports, hatid sa atin ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Not just one, but two. Mag-Mark Cafe at magka-premyo raffle promo season 2. Pili
na ng isang box ng Mark Cafe. At baka ikaw na ang magkaroon ng chance ng manalo ng mga naglalakihang papremyo. Sa loob ng 1-inner box top label ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, isulat ang promo title, pangalan, address, contact number at pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong mga suking tindahan, grocery, drugstore o sa mga participating radio stations sa inyong lugar. The draw will be on May 8, 2020 at SM Lucena City Atrium. Bubunutin kasama ang DOH FDA representative at JMAR Marketing ang masuswerteng mag-uwi ng 2 winners of brand new tricycle, 2 winners of refrigerator, 2 winners of LED TV, 2 winners of washing machine, and 200 consolation prize winners of gift bag. Magmark Cafe at Magka Premio Raffle Promo Season 2. Sali na! Promo period is from October 1, 2019 to April 1, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0741, series of 2019. Balitang Sports. Balitang Sports. Mga kaibigan, sa ating balita sa palakasan, inanunsyo ng Samang Basketball ng Pilipinas at ng PBA na ang 24-man pool ng Gilas Pilipinas na pinaghalong mga PBA stars at collegiate and standouts. Kabilang sa mga mapapasama sa Gilas ay sina Kepper Vena, Japheth Aguilar, Kobe Paras, CJ Perez at ang Phil German na si Christian Stanhardener. Sa nasabing pool, pinagpipilian ng mga players na magre-representa sa bansa sa first window ng qualifiers para sa 2021 FIBA Asia Cup. Pangunahan nila Stan Hardinger, Robina Perez at Pingris ang 16 na professional players sa pool na kinabibilangan ng 5 rookies na pinili sa Special Gilas Draft noong nakaraang buwan na sina Isaac Go, Ray Suarte, Matt Nieto, Mike Nieto at Alin Bulandi. Mababatid na si Stan Hardinger ang magsisilbing naturalized player ng team, habang kapansin-pansin naman na wala sa pool ang 5-time PBA MVP na si Junmar Pajardo. Mga kaibigan, sa ating showbiz balita. Showbiz balita. Showbiz balita. Magandang umaga sa ating mga kaligdagang balitang showbiz. Ilulunsad naman daw ang isang charity drive para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal sa pamamagitan naman daw ng pagsayaw ng viral dance craze na Tala. Batay naman daw sa anunsyo ng isang fan group ng singer na si Sarah Geronimo. Tinawag itong Tala para sa Taal kung saan isasagawa ang flash move. Nagaganapin naman ngayong darating na January 18, araw ng Sabado. Ito ay sa Rizal Park sa Manila. Nagkakahalaga naman ang registration fee ng 100 na ibibigay sa Philippine Red Cross. Samantala naman, inaasahan din ang 300 na dadalo at makikiisa sa nasabing flash move. Maaalala naman sa kalagitnaan ng pagiging uso ng Tala Dance Challenge na inilabas noong 2016, sinabayan naman ito ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal. Sa ating Yan, nangyari, naputol na. O sige, balikan natin, balitang showbiz pa rin. Nang hinayang ang singer na si Mark Bautista matapos itong mabigo na basahin ang email sa kanya ng Broadway musical na Aladdin sa New York. Sa Instagram post ni Mark ay ibinahagi niya ang screenshot ng naturang email kung saan ay mababasa na iniimbitahan nito ang singer na umattend sa kanilang work session na nagsisilbi na rin bilang audition na sa musical. Pero sa isang panayam ay tila nakapang move on na si Mark. Sinabi ng singer na hindi iyon ang perfect time at malalaman naman niya ito kung magiging suwabe ang lahat. Samantala, nakatakda namang magtanghal si Mark sa isang konserto kung saan ay makakasama niya sina Christian Bautista at Aisel Santos. Mga kaibigan, dyan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa Ratsyada Balita First Edition. Bago tayo tuloy magpaalam, good morning, Junica Victa and Madam Lily ng Bigtas Kinalas. Mary Love, good morning din. And pakibati daw sa Nalsaro family at Misolas family habang nakikinig sa inyo from Noli Nalsaro ng Hobo, Minalaba, Camarines Sur. Maraming salamat sa mga nakatutok at kay SK Kagawad Angelo Dreyo ng Concepcion de Pequeña, Naga City. Mga kaibigan, sa pangalan po ng mga kasama natin sa labas, sina Miko Mata, Rickmar Guevara,
at Arustan Malianta. Sa paalam po ni AM Joe Santos, ako muna pansamantala, Jomar Murada. Maraming salamat. Magbabalik ako sa ating Ratsyada Balita Part 2, Second Edition. Ratsyada Balik! Ratsyada Balik! Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Mabibili ang Santum Plus sa mga sumusunod na mga butika. Sa Baaw, Himan Pharmacy, Asimbao Pharmacy, sa Calabanga, Grand Central Drug Mart, Linda's Pharmacy, Zoda Pharmaceutical, asin TGP Generics Pharmacy, sa Tinambak, New Tinambak Drug Store, sa Ocampo, Farmacia Bautista, sa Tigaon, Forest Drug Store, JC Atienza Pharmacy, asin Amisis Pharmacy. Parami ng parami ang umiinom ng Best Cafe. Mula Luzon hanggang Mindanao ay umaapaw ang mga testimonya ng mga taong natulungang gumaling sa kanilang karamdaman. Ako po si Grace Aquino, taga Quezon City. Matagal ko ng problema ang rayuma ko. Halos hindi ako makalakad sa sobrang sakit. May dalawa akong kaibigan na nagkuwento sa akin na gumaling ang rayuma nila sa pag-inom ng Best Cafe. Kaya sinubukan ko rin. Ayun, ngayon hindi na sumusumpong ang rayuma ko. Mahusay talaga ang mga sangkap ng Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. 10 pesos and 75 centavos lang ang bawat sachet. Aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Gusto niyo bang tumawa? Matuto at ma-inlove. Tutok na sa Evening Prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Samahan ang Tambalang Sunog, Kuya JM at Dave Sunburn. Tambayan Blast. Alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama si Dave Sunburn sa Love Love of Sunburn. Evening Prime ng 103.9 Boom FM. Una sa balita, impormasyon at musika. Food trip ba ang hanap mo? Tara na! Let's eat at Primo Liempo Grills and Roasts. Your best value-only rice meal in Metro Naga at Primo Liempo Grills and Roasts. Try their sarap amor na grilled Korean pork and chicken barbecue. Primo Liempo Grills and Roasts. Grilling starts from 10 a.m. to 12 midnight. Primo Liempo Grills and Roasts. Katmon 2, Magsaysay Avenue, Naga City. Beside DWOSFM Station. MND Auction House nasa Naga City na. Gusto niyo ba ng mga gamit sa bahay? Hindi siya bago, subalit matitibay pa at malaking tulong sa ating pang-araw-araw na gawain. Gamit sa opisina, gamit sa bahay, ganun din mga kagamitan at mga laruan na mapapakinabangan sa ating mga tahanan. Katulad ng mga sumusunod: furnitures, sofa, sofa bed cabinet, dresser, drawer at dining tables. Meron din silang office chair, office table at mga wall clock. Meron din silang kitchenwares na magagamit ni mama o ni mami. Meron din silang bags, shoes, slippers at gift set na mga branded. Mga laruan para sa mga kabataan, stroller, walker, music instruments at marami pang iba. Ating puntahan, MMND Auction House. Matatagpuan sa San Miguel Street, Mabolo, Naga City. Hanapin lamang sila Mr. and Mrs. D. De Trujillo, ang nagmamay-ari ng MMND Auction House. At siguradong makakamulat mura kayo. Kaya punta tayo sa MMND Auction House. Matibay na mga gamit, lalo na sa bahay, mura nyong mabibili. MMND Auction House, sigurado ka. Nakakapagod talaga ang maghapong trabaho sa opisina. Tambak ang mga paperworks. Hon, kape ka muna. Ha? Kape?
Pepe, anong kape to? Ang bango. Grabe ang aroma ng herbal. Han, Mark Cafe yan. Marami ang taglay na benepisyo sa ating katawan. Nakakatulong magpagaling ng mga karamdaman at nakakawala ng pagod. Kaya ubusin mo na bago pa lumamig yan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Kompleto sa isang cup ng Agaricus Blase Morille, Espirulina, Mushroom at Panax Ginseng na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Tumutulong magpagaling ng mga karamdaman tulad ng high blood pressure, diabetes, anemia, osteoporosis, depression, pagkabalisa, fatigue syndrome, infection sa baga, tumor, cancer, erectile dysfunction, improved digestion, nakakabawas ng pagod, nagpapagaling ng allergies at nagpapatibay ng liver, kidney at marami pang iba. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, drugstores at supermarket sa inyong lugar. Mahaba ng awa, anak. Huwag mo akong iwan. Utang na loob. Mahawa ka sa akin. Sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay na bigay mo, inay. Hindi ko na kaya. Kaya pasensyahan tayo. Diyan ka na. Para mo ng awa, anak. Huwag mo akong iwan. Utang na loob. Mahawa ka sa akin. Ito bagay sa'yo. Tama na. Susunod ka ba o hindi? Tama na. Tama na. Susunod na ako. Susundin na kita. Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Ito ang aking buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito ang aking buhay. Bakit ka nakikinig ng 103.9 Boom FM ang radyo ni Aling Sonia? Kasi magaganda ang mga balita nila. Patas at totoo. Kasi nakakatawa ang mga DJ. Nawawala ang problema ko. Kasi magaganda ang music nila. Kaya kinig na rin kayo ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Berto! Berto! Sino na naman ang naglipat ng istasyon? Ako po! Nakikinig po kasi ako ng music. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ililipat? Dapat laging naka 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, 8 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Sa News Headquarters ng DWOS 103.9 Boom FM Naga, ito ang Ratsada Balita. Second edition, talakayan ng mga may init na usaping lokal, national at sa ibayong dagat. Tampok din ang pakikipagpanayam sa mga newsmakers, mga follow-up reports mula sa mga gumagalang Boom Patrollers. Ratsada Balita, second edition. At ngayon, narito ang inyong mapagkakatiwalaang magkahatid ng balita. Area Manager Joe Santos, Ratsada Balita, Second Edition. Si Joe Santos sa Ratsada Balita, Second Edition. Mga kaibigan, kabikulan, good morning. Welcome po sa ating Ratsada Balita, Second Edition. Ngayong araw po ng Webes, January 16, 2019. Sa paanan po ng ating area manager, Joe Santos, na medyo may, ewan kong masamang karamdaman. May karamdaman. Yan, ako muna pansamantala, Jomar Morada. Nakahilera ng ating mga radio patrol. Yan, syempre pinangungunahan niya ng ating news director, Joe Cagimbal. Habang si Rustan Malianta nasa City Hall, habang si Rick Mar Guevara nag-standby sa iba pang updates, lalo na sa Philippine National Police.
Lahat yan tututukan natin hanggang 9:15. Kaya good morning, yung mga may reaksyon, mga gustong iparating, pwede kayo mag-text sa 09465-34-6785. Ulitin ko lang, 09465-34-6785. Lahat bibigyan natin ng aksyon, yung mga reaksyon ninyo, mga sumbong, mga gustong iparating dito po sa istasyon ng Boom FM sa lungsod ng Naga. Pero bago yan, ilan lamang sa mga headliners natin. Ilang maresidente po sa Rinconada area nagrereklamo dahil until now, hindi pa rin maibalik ang supply ng kuryente. Lalo po sa ilang bayan o ilang barangay sa bayan po ng Baaw, Camarines Sur. Eto, abangan natin color coding sa mga tricycle sa Naga. Planong ibalik dahil sa mareklamo sa mga driver. Actually, ako isa sa naka-encounter na walang ugaling driver dito po sa lungsod ng Naga na dapat talaga bigyan ang atensyon. Isa pati sa napon ako dyan, di nag-aabang ako ng sasakyan. Pag ako lang mag-isa, hindi nahinto. Pero pag mga tatlo o apat kami, o nahinto yan, yung mga buisit na driver na yan. O babalikan natin yan ha. Samantala, isa pang reklamo, mga katabing barangay. Dahil po naman sa baho dyan sa sanitary landfill. Dyan po sa barangay San Isidro sa lungsod ng Naga. O dito sa Naga City ha, voters registration sa Lunes na. Samantalang Task Force sa Anti-Dangling Wire Ordinance tututukan ngayon sa nagpapatuloy pong implementasyon sa pagpapaayos ng mga talagang kumapapansin nyo parang mga pansit na yung kuryente dyan. Kumbaga sa Bicol, mga sabod-sabod na malinya as in itong mga kable ng telcos, mga cable providers dito po naman sa lungsod ng Naga. Parang dito lang sa may malapit sa amin. Tingnan mo yung mga wire dyan ng mga ano yan, ng mga telcos. Grabe ah. Samantala mamaya brown out sa araw po ng Sabado. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5. Meron tayong live report sa labas ng himpilan. Boom FM live report. Magbabalita Rostan Malianta, good morning. Good morning production manager Jomar Morada. Paulan na umaga sa iyo. Okay. Oo. Bago sa ating interview dito sa City Hall, dumakita tayo mula sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. So ang lokal na gobyerno ng bayan ng Tinambak, PM, kapangunan po yan ni Mayor Attorney Ruel Trio Sasuy at ang kanyang Vice Mayor na si Eli Prada, nagkakaroon sila ng follow-up ano po, doon sa DSWD Central Office tungkol nga ito PM sa final schedule of release ng senior citizen pension. So kung sabihin na ginagawa ng paraan, ganito sana ang sample sa mga mayor, hindi pinapabayaan yung mga citizens, yung hinanain ng mga kaubay natin, ginagawa na. Rostan, mailinaw ko lang, pension, ito bang pension na binabanggit mo, ito yung natatanggap nila sa LGU? That's right, PM. Oo. So, kami dito, PM, bibigyan ito ng action para nga doon sa gustong ma-receive. Yung kanilang mga pension, alam mo, matagal-tagal na ito. Itong hindi pa nakakapag-receive. Ito sa ating nakuha informasyon, sa wakas ay mangyayari na po ngayong January 21 to 24, 2020 sa Tinambak First Complex, Barangay San Pascual, Tinambak, Camarines Sur. Para sa kukuha ng pension, ito pala PM, ngayon palang nalinawan, ito palang kukuha ng pension mula sa Tinambak, Camarines Sur ay yung 12 buwan. Sabihin, 1 year na hindi nakakukuha ng pension yan sa Tinambak from January to December 2019, ito daw PM yung mga requirement. Siyempre, nandiyan yung original senior citizen ID at yung xerox copy of the senior citizen ID 2. At para naman doon, kung hindi na kaya ni Lola na tumayo para doon sa kuha ng senior citizen pension, yung representative magdadala ng original ID of the senior citizen. Siyempre, nandun yung original ID of claimant. At siyempre, yung authorization letter. Para doon,
si MTM doon na sa mag-claim na patay na yung pensioner. Ang hingiin dyan is the original ID of the MTM, set of copy 2 copies of the nurse's ID, original death certificate, and authenticated Xerox copy, and syempre, original ID of the claimant and representative, and then ang form of the filled up from the DSWD request claim. So, doon, yung pag namatay ng kapagulang, Moses Chen, yung representative, yun yung kanilang kukuning requirement. So, napakaganda, ano, PM, dahil sa katagal-tagalan ng panahon, dyan sa bayan ng Tinambak Amores Tour ay marireceive na ng ating mga senior citizen pension yung kanilang inaasam sa buhay. Natutuwa ko dahil nga sabi nga niyan, kahit na wala silang trabaho ngayon, matulungan tayo natin para makapag pambili ng maintenance. Siyempre, matatanda na ang ating mga lola at lolo. At ganun din, natutuwa ako sa LGU Tinambak. So yan, PM Jomar, ang aking mga nakarating parasyon. Wala doon sa lokal na gobyerno ng Tinambak Camera Store. Pamaya, balik po at hinihintay lang natin sa opisina si Councilor Elmer Baldimoros. Ito nga kasi, PM Jomar, gusto kong malinawan kung ilang ba talaga total budget na nakalaan dito sa proposed modern playground. Ano ba talaga yung modern playground na sinasabi nila at saan ito ilalagay? Mamaya, pagbabalik ko ay kukompleto frikados ang balita niya. Kaya dito sa sangguni ang panglungsod ng lungsod ng Naga para sa servisyo publiko. Ito po yung Boom Patroller. Tapos San Malianta, nagulat sa 1-2-9 DWOS. Boom FM. Boom FM Live Report. Maraming salamat kay Rustan Malianta sa kanyang balita ngayong umaga. Kaya abangan natin ang follow-up, mga kaibigan. Makausap natin si City Councilor Elmer Baldimoro bilang may hawak ng komitiba kasi may kaugnayan ito sa proposed modern playground na ilalagay po sa lungsod ng Naga na nagkakalaga po ng 300,000 pesos. Macheck natin saan ba ito ilalagay dito sa lungsod ng Naga. Ito pong modern playground. Abangan natin yan mamaya, makausap natin si City Councilor Elmer Baldimoro. Bago tayo magpatuloy, good morning kay Susan Espina and kay Marivic Nazareno Hugo. Yan, salamat sa inyong pakikinig ngayong morning. And batiin ko rin mga nagsirip sa Satuyang FB Live, Junique Victa, good morning. Saglit lang. Batiin ko rin si John Hasareno Maravilla, kay Franz Galicia, kay Boss Leo Manuel Osorio. And batiin ko rin Henry Bayo, Benny Banyes, R.A. Naro Mil, Marlin Rodriguez. Saglit lang. Ito pa. Lito Teo Miranda, kay Noli Portugues, kay Bel Villaralbo, kay Renz Libanan, kay Lisa Carino Roberto Rala, kay Miss Libonga. Good morning. Saglit lang. Marami pa dito. Kay Cutie Che ng Talisay, Camarines Norte. Kay Raya Metchors, Van Giberano, sabi niya, Wapogi, good morning Kuya JM, good morning man. Kay Norvin Bisana, kay Clark Batak, good morning. Yan, salamat sa mga nakatutok sa Satuyang FB Live, ngunyan na pag-aaga. Ulitin ko lang, maaari niyo kumapanood live sa YouTube, DWOS 103.9 Boom FM, then sa page, sa account ko, pwede rin dyan, Jomar Mirando Morada, and of course sa Soul Broadcasting. Good morning sa ating 6,000 viewers. Sabi dito, good AM dito po sa may Kanimog Hotel, may nakita silang patay. Ano na po ang resulta ng investigation? Ngayong umaga lang kasi po nakita yung patay. Saan ito? Kanimog Hotel. Ulitin ko lang, ito kasi yung text niya. Good AM, dito po sa may Kanimog Hotel, may nakita silang patay. Ano po ang resulta ng investigation? Ngayong umaga lang kasi po nakita yung patay. O sige, check natin ito. Saan itong Kanimog Hotel na ito? Good morning, Boom FM from Jessa Marasigan. Yan, sige. Good morning. Happy listening.
Saka pala, bago tayo magpatuloy sa iba pang issue natin, gusto ko lang i-announce ngayong morning na tuloy na po ang bloodletting activity na magaganap po sa compound sa broadcast center. Dito po sa harapan namin ang bloodletting activity. Yan po ay sa January 24. Araw po yan ng Biyernes. Simula po yan alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Hati po yan sa inyo ng Akro, Naga City, 103.9 Boom FM. And of course, Philippine Red Cross Camarinesur Chapter. Kaya inimbitahan namin kayo para dito sa bloodletting activity na mangyayari po dito sa compound ng Boom FM, January 24, 2019. Kayo may interesado mag-donate ng dugo, pwede kayong pumunta dito po sa ating himpilan. Maganda ito doon sa mga mag-donate para mapalitan ang inyong madugo. Tsaka kung kayo may problema sa dugo, ang ilangan kayo ng dugo, madali na kayo makalapit sa tanggapan po ng Philippine Red Cross. Kaya yung mga nasa tambayan group chat, mga solid listeners ng Boom FM, pwede po kayong pumunta sa January 24 dito po sa aming istasyon. Para po sa gagawing bloodletting activity ng Akro, Boom FM at Philippine Red Cross ng Camarinesur. Punta na lang kayo po dito at January 24. Kaya kung kayo ay solid listener ng Boom FM, dapat pumunta kayo dito sa aming istasyon para mag-donate ng dugo. Pero dapat yung mga mag-donate, iwasan nyo ang pagpuyat o iwasan yung pag-inom na ng alak para walang problema pagpunta nyo dito sa impilan sa January 24, 2020. Balikan natin yung binanggit ko kanina, dyan po sa may parte ng Rinconada, may nagpaabot sa atin ang reklamo mula sa Barangay Tapol. Dyan po sa bayan ng Baaw, Camarinesur, may kaugnayan sa wala pa rin supply ng kuryente until now. Dyan po sa Barangay Tapol, sa bayan po ng Baaw, Camarinesur. Hindi natin alam kung kumusta ng update mula sa Caso Reco 3. Kasi alam natin nagkaroon naapektuhan tayo ng bagyong si Tisoy. So ilang mga lugar sa Rinconada wala pa rin supply ng kuryente. Ngayon po nagtatanong na hindi lang mga taga-Baaw, mga taga-part ng Iriga City, especially sa mountainous area dyan po sa Niño Jesus, sa may parte ng Antipolo, sa may parte ng Sagrada, sa may parte ng Santa Isabel, Cristo Rey, San Ramon. Marami na pong nagtatanong, Caso Reco 3, kumusta ang ginagawa ninyong restoration? Pag-aayos na malinya po ng kuryente, dyan po nasasakupan ninyong lugar. Tulad dyan sa Barangay Tapol Baaw, Kamsur. Until now, wala pa rin supply ng kuryente. Wala daw pumupunta na mga taga Caso Reco 3. Ano bang ginagawa ng mga taga Caso Reco 3? O paki-actionan man tabi ang mga reklamong ito, mga concern ng ating mga kababayan. Dyan po sa nasasakupan ninyong kooperatiba. Kasi marami nagtatanong, bakit hindi pa rin maibalik-balik totally ang supply ng kuryente sa malugar na sakop ng Caso Reco 3. Sana naririnig tayo ng mga taga Caso Reco 3. Huwag tulog sa pansitan. Good morning sa mga taga Rinconada. And speaking of Caso Reco, sa Sabado walang supply ng kuryente simula po 7 a.m. to 5 p.m. January 18, 2020, Saturday po yan. Yung mga apektadong lugar na wala pong supply ng kuryente, Feeder 3. Siyempre sakop niyan ang Bagumbayan Norte, Bagumbayan Sur, ang Balatas, Kalawag, Kapilihan, kasama rin ang Philoville, Dayangdang, Jacob Extension o Jacob Street, Jimenez Subdivision, Calle 13, Kiburak, Macmariano Village, Magsaysay Avenue, Mayflower Street, MNWD, San Rafael, Kararayan, Nia Compound, Urban, Villa Oviedo. Diyan sa may parte ng Kiburak, BMC Old, Tapas Compound sa Urban Poor Kiburak, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, sa San Rafael, Kararayan, Ateneo Avenue, sa City Hall, Tal Avenue at Maria Cristina Street,
Feeder 8 naman, ito yung mawawalan po ng supply ng kuryente. Ang Arana Street, Avenue Square, Barlin, Bayawas, Dimasalang, PNP Arana, Jay Hernandez, Jacob Butol, Jolly Neighbor, Kayanga Extension, Magsaysay Avenue, Peña Francia Avenue, Barangay San Francisco, Old GSIS, Barangay Santa Cruz, Naga Cathedral, Tal Avenue, Civic Center, ang Piborgus, Liboton, Maria Cristina Street, at Imol. So magkakaroon daw sila ng relocation ng mga poste na naapektuhan ng DPWH sa Road Widening Project along Magsaysay Avenue, Naga City, Naga Rotonda to Our Lady of Peña Francia Museum. Clearing of distribution line. Pero agad ding ibabalik ang supply ng kuryente pagkatapos ng trabaho. So dapat naibalik nyo talaga yan after ang inyong patrabaho. O basta sa Sabado ito, January 18, 2019, simula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya ito mga binanggit kong lugar, wala po yan the supply ng kuryente. Good morning kay Jovelyn sa Balboro ng BMC Road. Maraming salamat. Sa mga active sa Tambayan Plus group chat, maraming salamat. Saglit lang, walang binanggit eh. Yan, yung playground, yung dati sa Civic Center. Sige, tingnan natin kung anong mangyayari dyan sa playground na yan. Kung anong klase ang itatayo nilang yan. Actually, naulinigan ko na rin ito tungkol dyan sa playground na yan. Kaya lang, gusto ko ma-check saan ba ang eksaktong location nito. Kailan ito sisimulan? Dito sa lungsod ng Naga. Good day, Kuya. Pakipasadahin man po nindudigdi. Sa may lugar mi, sa may Concepcion, Pequeña, sa may gilid ng Riles, grabe na po kayang maray. Halos talamak na maray. Talamak na maray. Una digdi, gabos, sugal, droga, lagana pa ang harabunan. Mayo man lamang maginibo ang kapitan mi digdi sa Greenland. Dahil lamang mapupundo ang kawat na sugal digdi sa may gilid kang Riles. Don't mention my number. Yan, balikan ko lang ito itong text na ito. Kung nakikinig ang kapitan ng Concepcion de Pequeña. Sino bang kapitan diyan? Si Rigmalos? Tama ba? O kapitan Rigmalos ng Concepcion de Pequeña, Naga City. Ano naan? O paki-actionan man tabi ang talamak na sugal, droga, laganap na nakawan dyan po sa yung lugar. O dyan daw sa may gilid kang Riles. Actually, matagal na itong reklamo dyan sa Concepcion, Pequeña, Naga City. Ano nang ginagawa ng kapitan dyan? Panay lang kakapicture dyan sa Facebook. Kakapost ng kung ano-ano. Paki-action ang tabi, kapitan ng Concepcion de Pequeña, ang sinasabing mga sugal, droga, nakawan na dyan po sa nasasakupan mong lugar. Minsan kasi hindi ko makita itong kapitan dyan sa Concepcion. Ano ang ginagawa ng kapitan dyan? O, paki-action ang tabi, kapitan kang Concepcion Pequeña, tagarubaga bungog ka, turog sa pansitan, dahil mo lamang tigi-intsyende ang talamak na nakawan dyan, droga at sugal. Malapit pa nga ito sa PNP eh. Ano kang ginagawa ng PNP Substation number 2? Makausap nga natin yan minsan kung anong ginagawang aksyon ng PNP Substation number 2 dyan sa talamak na nakawan, sugal, droga dyan sa may Concepcion. Kasi sila ang nakakasakop ng lugar na yan. Yung nag-text dito, Kanimog Hotel. Kanimog Hotel, kung ako nagkakamali, hindi ito sa Naga. Hindi ito sa Camarines Sur. Wala ko nagkakamali, parang Camarines Norte. Tama ba? Itong Kanimog Hotel na may natagpo ang patay. Wala ko nagkakamali, Kanimog Hotel. Familiar sa akin ang hotel na ito. Parang dyan ito sa lalawigan po ng Camarines Norte. Itong report na ito na may natagpo ang patay. Sana makausap natin yung mga taga aniyan, mga taga DWSL 103.7 the Boom FM.
Sabi dito ni Rustan Malianta, wala daw si Councilor Elmer Baldimoro. Actually, si Konsihal, kahapon, Martes, yaon to dyan. Kaya lang, pag, ano yan, lobat na? Lobat na yan, Baldes? Ah, hindi pa naman. Ah, lobat na. Kaya pala, lobat na pala yan. Lobat na pala yung ating call line, saglit lang. I-charge mo muna yan. Pwede silang tumawag dito sa aking line kung gusto nilang tumawag. Lobat na talaga yan. Oh, yan. Yung tatawag, dito kayo sa ating personal line kasi yung call line natin, lobat na. Kailangan siyang i-charge. Doon sa magre-report, dito na lang sa ating call line. Yung ating personal line. Kasi yung ating call line, lobat na. Maitig forward sa kuya si Father Louie Oxiano. Saglit lang, titingnan ko lang ito ah. Mula ito kay Father Louie Oxiano. Ito ay may kaugnayan. Ano ito? Sa Short Film Festival 2019 kung saan ang awards night sa Peña Francia Short Film Festival 2019 kasi nangyari ito 2019. So ang awards night ngayong 2020. Yan po ay gagawin sa Saturday, January 18, 2020, 5 p.m. Dyan po sa Universidad de Santa Isabel Auditorium sa Elias Angeles Street, Pilgrim City of Naga. Ulitin ko lang ha, Red Carpet Awards Night ng Peña Francia Fest o Fifth Peña Francia Short Film Festival 2019. Yan po ay sa Saturday, January 18, 2020, 5 p.m. po yan sa Universidad de Santa Isabel Auditorium sa Elias Angeles Street, Pilgrim City of Naga. Yan, kapapasa pa lang niya ni Father Louie Oxiano. Good day, I'm Kuya JM. Ito na yung text sa atin. Good morning po, pati po sa Weteng, dyan Talamakman Gabos na ata, maindata na crime, nayaon na dyan sa Pequeña. O, kapitan na, day magpara, turog sa pansitan. Paki-aksyonan yung ma-illegal na sugal, droga, nakawan dyan po sa nasasakupan mong lugar. Kapitan Rigmalos, hindi ako nagkakamali. O pakipasadaan man tabi yan, kapitan, day magparaturog-turog. Day mo pag-arugon si kapitan na Jun Panis, nung kapitan pa sa Concepcion, naturog man sa pansitan. O kapitan Rigmalos, paki-aksyonan tabi and problemang yan. Yan, tama nga yung binabanggit ko. Kanimog Hotel, dyan sa Daet, Camarines Norte. Yan, kasi familiar sa akin, Alungdi Highway lang yan eh. Nadaanan ko na yung Kanimog Hotel. Dyan sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Yung pang gusto pang mag-text, yung mga may reklamo, 0946-534-6785. Again, it's 0946-534-6785. Magbabalik po ang Ratsada Balita. Gusto niyo bang tumawa? Matuto at ma-inlove. Tutok na sa Evening Prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Samahan ang tambalang sunog. Kuya JM at Dave Sandwin. Tambayan Blast. Alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama si Dave Sandwin sa Love Love of Sandwin. Evening Prime ng 103.9 Boom FM. Una sa balita, impormasyon at musika. Dagos na kamo sa Bodega Home Blast. Kunsain makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Blast sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Blast, bawal ang mahal! Not just one, but two. Magmarka Faye at Magka Premio Raffle Promo Season 2.
pili na ng isang box ng Mark Cafe at baka ikaw na ang magkaroon ng chance ng manalo ng mga naglalakihang papremyo. Sa loob ng 1-liter box top label ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, isulat ang promo title, pangalan, address, contact number at pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong mga suking tindahan, grocery, drugstore o sa mga participating radio stations sa inyong lugar. The draw will be on May 8, 2020 at SM Lucena City Atrium. Bubunutin kasama ang DOH FDA representative at JMAR Marketing ang masuswerteng mag-uwi ng 2 winners of brand new tricycle, 2 winners of refrigerator, 2 winners of LED TV, 2 winners of washing machine, and 200 consolation prize winners of gift bag. Magmarka Cafe at Magka Premio Raffle Promo Season 2. Sali na! Promo period is from October 1, 2019 to April 1, 2020. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0741, series of 2019. Alam mo ba ang R-Butin? Alam mo ba na ito ay napatunayan sa maraming laboratorio sa buong mundo na 10 beses na mas mabisa at ligtas na magpaputi at magpaganda ng balat? ERA 3-in-1 soap. Mayaman sa R-Butin na aprobado ng Food and Drug Administration na siguradong makakatulong para ang balat mo ay pumuti, kuminis at mas patang tingnan. Mayaman din ito sa glutathione at kojic, kaya wala ka nang hahanapin pa. Actually, 1 week ko palang ginagamit ang ERA 3-in-1 soap, pero ang dami talaga nakapansin na pumuti ako at gumanda. Ginamit ko to sa buong katawan kasi matigas siya at mapula, kaya matagal maubos. Noong una, nahihiya pa akong gumamit kasi akala ko pambabae lang. Yun pala, marami na akong tropa na gumagamit ng ERA. Effective talaga, panlalaki, pambabae. Kahit balat kalabaw, puputi sa ERA. ERA 3-in-1 soap for a whiter, smoother, and healthier skin. 88 pesos lang, mabibili sa mga butika at supermarkets. MMND Auction House, nasa Naga City na. Gusto niyo ba ng mga gamit sa bahay? Hindi siya bago, subalit matitibay pa. At malaking tulong sa ating pang-araw-araw na gawain. Gamit sa opisina, gamit sa bahay, ganun din mga kagamitan. At mga laruan na mapapakinabangan sa ating mga tahanan. Katulad ng mga sumusunod: furnitures, sofa, sofa bed, cabinet, dresser, drawer, at dining tables. Meron din silang office chair, office table, at mga wall clocks. Meron din silang kitchenwares na magagamit ni mama o ni mommy. Meron din silang bags, shoes, slippers, at gift set na mga branded. Mga laruan para sa mga kabataan, stroller, walker, music instruments, at marami pang iba. Ating puntahan, MMND Auction House. Matatagpuan sa San Miguel Street, Mabolo, Naga City. Hanapin lamang sila Mr. and Mrs. D. De Trujel, ang nagmamay-ari ng MMND Auction House. At siguradong makakamura kayo. Kaya punta tayo sa MMND Auction House. Matibay na mga gamit, lalo na sa bahay, mura nyong mabibili. MMND Auction House, sigurado ka. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Mabibili ang Santum Plus sa mga sumusunod na mga butika. Saka naman, generic drug. Sa Libmanan, Libmanan Drug Store, Libmanan Speedwell Drug, DGP Generic Pharmacy, Asin Butika, Chiama. Sa San Fernando, NTC Pharmacy. Sa Pamplona, ActMed Pharmacy. Sa Ragay, Elemia Generic Drug, Asin RBJ Pharmacy. Inihahandog ng DWOS 103.9 Boom FM Naga ang radyo ni Aling Sonia, ang programang Boom Agri-Negosyo. Palatuntunang tatalakay sa usaping pang-agrikultura, gabay sa mga magsasaka, at mga tips para sa magpapaunlad ng kabuhayan. Ganon din ang negosyo. Boom Agri-Negosyo, tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, kasama si Area Manager Joe Santos. Boom Agri-Negosyo. Ito ang
SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, 8:39 ng umaga. Live sa News Headquarters ng DWOS 103.9 Boom FM Naga, ito ang Ratsyada Balita. Second edition, talakaya ng mga may init na usaping lokal, national at sa iba'yong dagat. Tampok din ang pakikipagpanayam sa mga newsmakers, mga follow-up reports mula sa mga gumagalang Boom Patrollers. Ratsyada Balita, second edition. At ngayon, narito ang inyong mapagkakatiwalaang maghahatid ng balita. Area Manager Joe Santos, Ratsyada Balita, Second Edition. Mga kaibigan, balik tayo sa ating Ratsyada Balita, Second Edition. And sa pangalan po ni Area Manager Joe Santos. Yan, pansamantala ako muna ngayong araw po ng Webes. Ratsyada Balita! Mamaya abangan yung follow-up natin sa aplikasyon para po sa kasalang bayan ng Pag-ibig Naga, kung saan yung mga gustong magpakasal ng libre, pwede kayong mag-apply dyan sa Pag-ibig Naga City. Lalo yung mga nagsasamang hindi pakasal. Ito po ay sa darating na February ng kasalukuyang taon. Ano ako nagkakamali, itong kasalang bayan hatid sa inyo ng Pag-ibig. Sabi dito, good morning Kuya JM. Talamak talaga ang harabunan digdi sa Concepcion Pequeña. Maayo na ginibo ang mabaranggay Tanod ta di man nagruronda. Oh, yan. Oh, isa pa yan. Yung matanod diyan sa barangay Concepcion Pequeña hindi daw nagruronda. Kaya grabe ang nakawan diyan po sa lugar na yan. Talagang grabe ang problema. Yung tatawag dito kay sa ating personal line. Yan para maipasok ko ang inyong report. Yan, eto, balikan natin yung sa Pag-ibig dito sa lungsod ng Naga. Kasi nagsimula na pong tumanggap ng aplikasyon ang Pag-ibig Fund Naga Branch kaugnay po sa gagawing kasalang bayan na tinatawag pong I Do Araw ng Pag-ibig. Ito po ay sa susunod na buwan. Ibig sabihin sa buwan ng mga puso, yan po ay sa darating na February. Ayon po kay Butch Oropesa, siya po ang head ng Pag-ibig Naga. Sabi niya, first come, first serve ang pagpapalista sa kanilang tanggapan sa isang mall sa lungsod at pagkatapos nito ay bibigyan sila ng mga kinakailang requirements na dapat nilang isumiti sa susunod na linggo sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. O yung may hindi pa ikinakasal, ako interesado kayong magpakasal, hatid yan ng Pag-ibig Fund Naga City. Pwede kayong pumunta sa tanggapan ng Pag-ibig. Kung ako nagkakamali, ang kanilang tanggapan dyan sa may Diversion Road, dyan sa may ALDP Building. Kung ako nagkakamali, dyan ang tanggapan ng Pag-ibig. Yung may interesadong magpakasal, pwede kayong magsumiti kasi first come, first serve ang pagpapalista sa kanilang tanggapan. Ang sabi nga, nasa 50 pares lang anya ang magsing irog o yung mahindi pa na ikakasal ang target ng kanilang mass wedding na gagawin po dyan sa Immaculate Conception Church sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. So yan ang venue ng kasalan, ang Immaculate Conception Church sa Concepcion, Pequeña, Naga City. So 50 ang pares lang yung kaya na ipapakasal sa darating na February. Itong programang ito, taon-taon po na isinasagawa ng Pag-ibig Fund sa buong Pilipinas. So makausap nga natin ang Pag-ibig sa masusunod na araw, kaugnay po nitong kasalang bayan. Nagbabalik si Rustan Malianta. Boom FM Live Report! Rustan, good morning! Good morning! Tamang-tama yan, PM, sa mga kapakasal. Lalo ngayong February, yan ang pinakamalaking gift na hindi nyo makakalimutan sa inyong buhay, PM Jomar. Correct. Kaya kung may plano ka, PM Jomar, magpakasal,
pwede ka na mag-avail. Correct. O meron mga PM Jomar, wala pa talaga si Kagawad, kaya lumabas na muna ako ng City Hall. Pero magkaroon lang tayo ng reaction kasi makikita mo yan dyan, Rustan, makikita mo dyan si Kagawad Baldimoro. Minsan nandyan yan pag Martes, after ng session, mga nandyan yan, visible yung mga official natin. Pag mga hindi session, wala yan dyan, mga staff lang makikita mo dyan sa opisina nila. Yung staff na nag-aalok ng kape, sila yung mga kasalamuha mo. Pero naiintindihan natin yan, PM Jomar. Pero hindi natin nag-reaction kasi umintindi yung dugo kanina dun sa topic mo, dun sa pekinya. Ano kaya ang ginagawa ng barangay council ng Concepcion Pequeña? Wake up, wake up. Ano po, according to the texter na kung saan nagsusumbong sila, na kung saan nga talamak ang illegal na sugal, kung di ako nagkakamali. At yun pang mga kahina-hinalang mga gawain. Turog daw si turog daw si kapitan. Pukpukon mo yan. Oh, abo niya daw maglakaw-lakaw. Tapos Mariusip. Ano ka? Anong klase kang kapitan ka? Paralisado ka? Tadi ka nag-repare ka sa iyong barangay? Ha? Sakyang sa naman ka ano sa iyong... Siya? Mahalat-halat na lang daw siya ng honorarium. Ah, puro ka honorarium. Wala ka man sa gibo. Dapat yan, kung di mo kaya ang sa iyong trabaho, dapat ko nakatupa, sinabi muna. Yan ang tighamon ko sa mga barangay officialis ngunyan na ano na ni questionnaire kay ni na nagrereklamo tama pagal. Dahil nga ni magpara kandidato sa pagkakapitan kung di kayang obligasyon bilang kapitan. Sabi ko nga ni PM Jomar, kung di mo aram ang problema ang kinakahampang ka sa iyong barangay, eto magdalagan. May higit pa sa imo na may gustong manihar ka sa iyong barangay na may kadakol ning kaplanuhan. Kaya useless. Ang binoto taman yan, turog-turogon man lang yan. Terminya akong taharong, siging dugmon. Aram yan na PM Jomar. Ano yan? Dugmon, itong sige sa nang loko. Sige sa nang loko. Sige sa nang loko, nakaburuloko na nakataramong sana. Hindi, namamasyargaro si Kapitan. Pag nabuboring si Kapitan, masiring dyan sa mall, kung saan siya nagduduman. Ay, sos. Tapos, kasudma, yun pa yan. Sabi ko baga, ang barangay, dapat ba kong partisan? Nakasalit-salit na ikang barangay mo, nagiging partisan ka pa. Ang girumduman na dyan, PM Jomar, ang sa imong barangay, na ngayon yung tabang ka mga haralang kao na mga nakaposisyon sa gobyerno. Di ka pag mayabang na, ako yung side nga ni Araw nga kan. Once kaya PM Jomar na nagi kang partisan, na bubuntutan ka kan sa imong among, nakakaputang sa liog, na ika makakaresibi ng mga proyekto if nanahilingan ka na ika yaon sa Balyongado. Talang argan na sitwasyon. Kaya ikaw PM Jomar, kung makakapitan ka, ano ka lang? Ay, makumplano dyan. Naranasan ko na mga sistema dyan kasi isa ako sa naging barangay kagawa din sa lugar namin. Alam ko mga pinagigiribo ko mga kapitan na yaon dyan. Iyo. Kaya sabi ko nga ni, ang barangay, bukas yan, dawa si isa na politiko, kipulano man yan o kipulana. Ang importante, nag-uuswag ang sa iyong barangay. Lakong sadiring Rustan, puso, yes, puso mo da sabi na Ate Floor. Aram mo kaya mga tugang, mga kaboom. Aram talaga ako kayo magtaramtara. Udok sa buot. Gusto kong sabihon, ang gusto kong sabihon. Kaya talaga, pag day mo yung tigmarandahan, anong ikiribuhong kayaan? Mabungugan na naman yan. Lalo dyan sa barangay konstitusyon Pequeña, magsimbag daw tabi ka mo, bukas ang sa pag-estasyon. Para dyan sa indong pahayag. Sabi tanganik ka yan, kung gustong klarado, magtulok sa media. Bakong magdulag. Bakong kaki-J, kumbaga sa mga Jajimon. Yan na, PM Jomar, ang sakayang reaction, direktamente halitigdi. Halit pa lang sa City Hall, pasirin na dyan sa satuyang istasyon. Ito sa satuyang Boom Patroller, Rostan Brianta para sa Modern Pintain, Boom FM. Boom FM, live report! Maraming salamat kay Rustan Malyanta. Nagsermon na naman lugod si Padre Rustan. Pinapaanggot kaya nindo si Rustan. Batin ko si Myla Saludes, halaka kapitan, pinapaanggot mo si Rustan.
Ayan, batiin ko rin si Teresa Ubal. Good morning, Kuya JM. And si Ronald Del Castillo Galido. Good morning, Kuya. Si Ronald Prambinerasyon Pamplona. And kay Ma'am Susan Espina, maraming maraming salamat. May nag-text dito, saglit lang. Sabi niya, Good AM, tanong ko lang po yung tungkol sa kasalang bayan. Kahit po tagapili okay lang, hindi ko lang alam kasi baka naga lang ito. Pasadahan natin yung pag-ibig na yan kung may time. Bukas, kung kasama dito ang tagapili. Kasi baka taga-Naga lang ito. Itong kasalang bayan na ang Gyapag-ibig fan dito sa lungsod ng Naga. Meron tayong nasa labas. Boom FM Live Report! Check natin kung si news director. Go ahead. Iyo. Una kayo, mga number yan. Ini ang postpaid PM. Akala ko yan ang sikretong number. Dae. Aday man yung sikretong number. Oh, buyagyag yan. Ah, buyagyag pala yan. Mayo kita ning mayo kita ning SIM card. Igo ba kaya PM SIM card? Igo man SIM card. Correct. Mayo kita kaya. Sige. Ay, good morning sa mga Parantabay, manager. Good morning. PM. Ayun, manager ka man eh, production manager. Manager 2. Ano man dayan? Oh. Manager 1 si manager. Ano madayan? Manager 2, ika. Oo, sige, manager 2. Oy, ngayon na paghal daw PM. Gigibuon nyo na daw ang pag-distribuir kang mga libro. Nasa 38 eskwelahan digdi sa probinsya nin Camarinesur ang resipyente. Kan librong ipapanoo kan Children International Philippines. Curious ako sa mga librong yan. Anong mga laman ng librong yan? Oo, nahiling ko yan PM. Ito mga, may mga subject dyan na history, mathematics, pero kadaklan mathematics PM eh. Nasa hardbound yan na mga libro. Digdiyo sa, kung maghahali sa ibang nasyon PM, ipapanoon sa 38 eskwelahan, kabali dyan, kapartner dyan ang Ako Bicol Party List. Actually, sponsors ini kang Ako Bicol Party List in partnership kang Children International Philippines. At yan, no, so yun na yung gigibuon ceremonial turnover kang hard book. Hardbound books na may titulong aklat sa kaunlaran ng Bicol. Ayan, dyan niyang gigibuon yun na pagkaaga at alas cheese sa Rodriguez High School sa Barangay Kadlan sa Banuaan kan Pili Camarinesur. Pero kan PM sa gigibuon na pag turnover kani yung mga libro at yan man na pagkahapon gigibuhon man duman sa Goa National High School sa probinsya di sa Banuaan kang Goa Camarinesur ang pag-distribuir kan computer sets diyan sa nasambit ng eskwelahan. Papanginutan ni Ako Bicol Party List Congressman na Alfredo Garbin Jr. na kung sain na aram taman baga na pag salado kang edukasyon ang Ako Bicol Party List sa yaon permis sa pagtabang and kapartner ta ang Ako Bicol pag-abot sa pag-atod ng mga programa pag-abot sa edukasyon. So at saan ang programa ngayon abangan niya to duman sa Kadlan na Pili Camarinesur particularmente dyan sa Rodriguez High School. Baka at saan may naman sinang tagahakot ng libro. Igwa, matagahakot libro. Igwa. Nagkataon lang kanto na mayong naghakot, kulang si tao, ma-Christmas baga kaya kanto PM. Matagahanap-hanap nga na yung tao, di, magparatiripid. Actually, naghanap ng tao, si mga tao lugod mayo. May si tao. Dikit man kaya ang bayad. Pero athlete meron. Pero mandaan. Ninoy man. Ninoy. Ninoy lang. Ay pa. Mahagad kita ang bonus. Sige. Bonus. So, atyan na bagan, manager, ang kaya PM ang gigibo na programa kan Ako Bicol Party List.
Dugang na impormasyon gikan digdi sa luwas sa Joe Kagimbal, DWS 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report. Maraming salamat kay News Director Joe Kagimbal. Yan sa kanyang balita ngayong morning. Monsignor Rostan, sabi ni Ate Flor, si sa Barangay Agos, Sabato, 2,000 kilos na nalalapang karne. Basang lang inarapon sa baybayon. Iguang igwa kakaan report, ano yan, Rickmar? Sabi niya, saglit lang, may mga pinasa dito si Rickmar Guevara. Baka gusto mo mag-report. Yan, report ka nga, Rickmar. Ano yung mga tigsasarabi mong yan? Sabi ni, ayan, baka si Rickmar na ito. Yan, meron tayong live report sa labas. Boom FM, live report! Rickmar, good morning! Yes, PM Jomar, maray na pagkaaga. Mauran na pagkaaga sa Gabus na Paradaog kang Boom FM. Mauran sa San Fernando. So bago pa, PM Jomar, nakabulos na nga niya ako ta maduman ba kita sa ano sa Rodriguez High School, siyan sa Kadlan, sa yung sugo ni area manager. Nagpapaurahura lang kita kasi kaputi ko, nawalat ko sa Maraca, happy itong ko duman sa may Baraka, tangaring dederso kitang makabot naman sa Barangay Kadlan sa Banuan ng Pili. Ayan na, PM Jomar, yan pigsen ko sa iyo, no? Nagka-release ako lang sa mga nakaaging aldaw, para kasudma. Ining mga kadakol na basura, maskisay na lugar, padagos-dagos na tigarapon ka mga mayong disiplina ng mga residente. Inot dyan sa may C5 Road, pag-aagi ko, grabe ang bata, matangtang na parong ang sinasapo ka mga nag-aagi dyan sa may C5 Road, PM Jomar. Okay. Grabe ang basura dyan pag, pag-aagi ko. Binanggit mong basura. Binanggit mo ang basura, ano yan, Rickmar? Rickmar? Naka-plastic, ang iba wararak na, dyan sa gilid, sa may uma, sa C5 Road. Dahil ko aram kung isa nagpapararak mong gani, pero malamang iniman lang mga katarain na banuan kang syudad ng Naga, dyan tigaarapon sa, siyempre, dyan mga harong PM Jomar, maduot, kaya builo mag-apon ng mga residente kung isa'y man na mga tao ang nag-apon dyan, sinasabing tinampo PM Jomar. Okay. Grabe, mayong mga disiplina, PM Jomar. Diyan sa Pamplona. Ano yan? Gaano ka na walang basura dyan na inaapon? PM Jomar, yes. Ano po? Oo, gaano karami ang mga basurang itinapon dyan? Kada ako, PM Jomar, sa paglawag ko pa lang, pagsiko ko pa lang dyan, paglawag ko pa lang sa C5 Road, ano na halawigon ang mga basura, maski sa inagilid yung tinampo. Anong barangay, oy Rickmar, anong barangay nakakasakop dyan? Tarusanan. Tarusanan niya, PM Jomar. Tarusanan, Milaor. Oo, barangay Tarusanan. Ano ginagawa ng kapitan dyan? Tarusanan, Milaor. Oo, Milaor, may Milaor pa. Oo, Milaor pa yata ito, PM Jomar. Tapos ang kadugtong nito is Barangay Mabulo na. Pero duman sa Barangay Mabulo, kadikit lang duman ang mga basura. Pero dyan sa may Milaor, talagang dyan ang kadagmang na basura. Sa dyan ang mas maduot na parte kang tinampo dyan sa C5 Road, PM Jomar. Parang yan yung nagkahiriling ko sa gilid tinampo. Minsan doon sa may mga duutan, yaon dyan si mga tambak na basura. Oo, oo, tama yung PM Jomar, tambak talaga ang basura dyan. Yan man sa tambo, yun man, mayo man na dahinga yung maduot, pero grabe man ang basura. Yan ba sa may crossing kang tambo, palaok sa pasakaw. Yan dire-direso dyan na tinampo, mayo baga dyan mga arong, uma, doon na rin sa may bulangan. Human dyan, dakul man ang basura, kung paano ta na ina-action ng kang barangay na kadagmang ka mga basura, dahil nakakariparo, o nariparo man, dahil lang tiga-actionan, ano ng mga barangay official yan na nagbubuta-butahan, na kunwari na inahihiling, ano, maparaturo ko na lang siguro yan ng PM Jomar, ay tiga-actionan ng mga basura na pwedeng magdaraning hilang sa mga naka-star, aran lang sa mga arani, and makasupog sa mga nag-aaraging mga nag-aaging mga sasakyan, mga driver, lalo na kung ba kung mga taga-digdi, mga taga-ibang lugar, maagi sa lugar na iyan, makasupog. Naarog kayo ng maagihanin dahil sa katuyang lugar. Mabata, as in kadakol may mga langaw, kadakol mga basura, PM Jomar. Ito yung mga nagalan ko, PM Jomar, ano, ng baritaan taman ninyo. Ito bagang sa Bato? Oo, Bato yun, 2,000.
Grabe. Ano nang kaisipan niyan? 2,000 kilo. Mahigit sa 2,000 kilo na nalalapang karne. Nalalapang karne. Saan yan? Saan niya nakumpis ka? Ano yan, Rickmar? Sa may Bato, sa may Barangay Agos, sa Banuaan kang Bato, Kamarinisur, sa gilid ng ano, na Bicol River, duman lang sa may mga baybayon, tig apon lang, wararak ang nasa 2,000 kilos ng mga nalalapang karning kurig sa manok. Grabe. Mga tao na PM Jomar, si nadalanta sa Dakulang TV Network. Grabe na si na-interviewan ni sa kapitan. Paano? Sinong nakadiscover niyan, Rickmar? Mga barangay official din na nakasara ni PM Jomar. Sa panaglaran duman, grabe na makulog sa tulak, nagsusuro ka na. Taro nga ni Kayan, grabe ang sinasapo ninda na mabatang parong darak ang mga nalalapang karne na kadagmang inarapong kanday paaram kung sisay ang nag-apon na mga kusay na kumpanya inihali ini PM Jomar. Siguro dapat ano maaksyonan ini maramang kung tayo nihali para mapanimbag sa kagibuhan kang siyempre sa baga ni PM Jomar. Inapun lang sa gilid kang Bicol River, siyempre mag inatong ligang tubig, mas dakul pa ang mapapaduman ng kaning mga lalapang karne. And siyempre, madara nilang sa mga tao, PM Jomar. Okay. So yan na PM Jomar, sana maaksyonan. And sana matauan maning karampatan na parusa, siyempre, dapat maparusahan man may kagibukan eh. And siyempre, dapat ini mga tao mo na nag-aarapon yung basura, nag-aarapon ka ng mga lapa na karne, dapat magkaigwa man yung ano, yung konsiderasyon sa sadiri na lang ninda, disiplina na lang sadiri ninda, na dapat aram ninda na mga inaapon na basura ninda, sinda, mabalik man ang gyara sa pong mga tao, kita man gyara yung masapo kayo ni, bako lang sa inda, pati siyempre sa mga sakapwa at mga sa kapwa tao ta PM Jomar. Okay. Kaya mga PM Jomar, ang sa kong dagdag na bareta informasyon, ako po ang inyong Boom Patroller, Rick Margibala, nagbabareta sa 103.9 Boom FM. Boom FM, live report! Maraming salamat kay Rickmar Gibara sa kanyang samot sa aring balita ngayong umaga. Dito sa ating programa, ang Garatsada Balita. O dapat alisin na yung mga karning yan, 2,000 kilos na bubulok na karne na itinapon sa baybayin. Adyan po sa Barangay Agos, sa bayan po ng Bato, Camarinesur. Sino ka may kagagawan niyan? Good morning muna sa 27 barangay ng Metro Naga. Kuya, nakikinig po ako always sa Boom FM. Bati mo kami dito sa Sitio Kang Pensumil Housing sa Barangay Himaaw Pili, Camarinesur. Salamat si Lola Miss sa tabi ini. O sige, salamat. And good morning Kuya JM, papasyalin mo sa Barangay Kalawag si Rustan. At tumingi siya ng report sa tanod tungkol sa nakawan dito sa Kalawag dahil meron naman na nakawan na nangyari dito ng isang araw. Please don't mention my number. May nakawan daw dyan sa Barangay Kalawag, Naga City. Sige, ma-follow up natin yan. Usong-usong ngayon ang mga nakawan. Kaya kinakailangan yung mga tanod magtagaronda. Magtag-ikot-ikot man sa nasa kupang barangay. Hindi yung sige lang kapi-kapi dyan sa barangay. Ubus na lang si kape. Dahil man nag-iikot-ikot sa barangay. Tsaka dapat yung mga tanod sa barangay. Dahil pagparakuanon si mga ano yan, gurang. Si mga maluluyan ng tanod. Ang kuroano na tanod, ito bagang mga parang bouncer. Mga maskulados. Taigwa kong aram na barangay, ang mga tanod gurang. Ano man ang ilalaban kang mga tanod din, tamang gurang na, maluluya. Dapat yan, ang mga tanod, ang kinukuha dyan, itong mga maskulados, mukhang bouncer. Tatao lamang sumuntok. Tatao lamang magkapot-kapot yung batuta. Tamay mga barangay, o dito sa Naga City, huwag po kayo magagalit. Ang mga tanod, mga gurang, ang pambira mga tanod yan. Paano yan lalaban sa mga magnanakaw, sa mga holdapper, kung ganyan yung mga tanod? Mga gurang na. O sige lang kapi-kapi dyan sa barangay. Ubus na lang si kapi dahil pa nagre-rekorida. Good morning sa'yo, Idol Jom. Sabi ni Gomer Lainesa. Kay Cutie Che, good morning. Kay Banji Verano, maraming salamat. Salamat sa inyong pagtutok ngayong morning. Sabi dito, sa iba pa nating mga balita, 9:04 ng umaga, Ratsyada Balita pa rin.
O balikan natin yung color coding sa mga tricycle sa Naga na planong ibalik dahil po sa reklamo sa mga driver. Kasi dito sa Naga, tuloy-tuloy po yung mga ginagawang hakbang upang tuluyang maibalik ng maayos ang sistema po ng transportasyon dito sa lungsod ng Naga. At tanda natin sa nakalipas na sesyon regular ng sanggunang panglungsod, isinulong ni City Councilor Lito de Losario bilang chairman ng Committee on Public Transport na ibalik ang color coding sa mga tricycle. Itong ordinansang ito na is maipasa dahil po naman sa mareklamong natatanggap ng Public Safety Office at LTO mula sa mga tagalungsod, maging yung mga dayo galing po sa ibang lugar sa umunay hindi magandang pag-uugali ng mga driver. Kasi may mga driver na balasubas tulad nung nakaaway ko dyan sa may DYD Hub. Biruin mo ang location, matapang pa yung driver ang location lang from DYD Hub dito sa may Dayangdang, patungo dito sa may Magsaysay, hihingian ka ng pamasahe ng 60 pesos. Naku, pambira niya akong driver na ito. Nang sitahin ko, galit pa. Balasubas na driver. Dapat hindi ganyan yung maugali ng mga driver, mga balasubas, mga buisit. Pero yung Dayangdang, DYD Hub to Magsaysay, 60 pesos. Okay lang sana kung 20. Pero kung 60, grabe. Tapos may mga driver pang namimili ng pasahero. Pag ang pasahero isa lang, iwan ka dyan, dadaan lang yan dyan sa arapan mo, pero tigpara mo na yan. Hindi ka nyan pasasakayin. Tulad dito sa may Magsaysay, sasakay ka ng pasentro, mag-isa ka lang. Hindi ka hihintuan ng tricycle. Kabilang po sa mga madalas na reklamo sa kanila ay ang overcharging. Tulad ng binabanggit ko, pag dayo ka, halimbawa galing ka ng Cam Norte, pag nagtaratagalog ganig di sa Naga, hahagadan ka ng 100, hagadan ka ng 80. Parang kaya ng mga driver dyan sa may terminal, kaya pag yaon ka digdi sa Naga, di magparataratagalog. Tapag nasumpungan mo ang balasubas na driver sa terminal, haagadan kang 100, mga 90, 80, o araw ka ng pamasahe. Ang destination lang naman dito sa Naga. Araw ka ng mga driver mo niyang balasubas. Kaya overcharging. Isa pa, rude at refusal to convey passenger. O marami niyan dito sa Naga City. Sabi ko nga, pag isa ka lang, hindi ka hihintuan niyan. O yan ang mga sistema dito sa lungsod ng Naga. Nakalaki po sa proposed ordinance ang pagpapalit ng mga plate number at pag-uobliga po na dapat ay may identification card na kita sa mismong unit. Kaya kung may na-encounter kayong arog kaining mga driver, mga balasubas sa siyudad ni Naga, dapat alisto kayo sa inyong mga cellphone. Pwede niyong picturean si driver, si body number katong tricycle. Pwede niyong i-report sa LTO, sa Public Safety Office. O kaya kay Chairman Lito de Losario, ang chairman ng Committee on Public Transport dito sa lungsod ng Naga. Huwag nating payagan yung mga ganitong balasubas na driver, mga daingkura karigos. So tingnan natin yan dito sa lungsod ng Naga. Naku, malapit na, 9:07 na, 9:15 to 12, kokak sa umaga with Kakalabiter and Coco Locoy. Yan dito sa 103.9 Boom FM. Sabi dito, igwa talagang balasubas na driver, nakaka-stress, mapuli, useless ang pagpasada nindo kung mapili ka mo. Yan, tarang pipili bagasin data. Kung sarong pasahero lang pa sentro, 8 pesos lang. Pero halimbawa, mga tulo apat, yan, igwa na sindang, 24. Danas ko din po yan, Kuya JM. Di kanila isasakay kapag ikaw lang mag-isa. O kahit ako mismo, ang inyong abang lingkod, naranasan ko na yan, parahin ko yung tricycle dito sa may harap ng McDo. Hindi huminto yung tricycle na biyaheng sa sentro. Pagdating dyan sa unahan ng gutuhan, meron dyan tatlong masakay o huminto. Yan huminto, pinasakay yung tatlo. Pero yung sa akin na mag-isa lang ako, hindi siya huminto. Ako, pambihirang driver na ito. Kuya JM, dai pa patisinda makuanin tanod na babae. Tadaiman yan makakalapag ng mga paraabon kung banggi. Tabaka sinda habo nun. Dapat lalaki lang at nasa tamang edad. Don't mention my number.
Basta ako sa panig ko, ah. Wag magagalit yung mga tanod na gurang, na mga maluluya na pati. Hindi ko man sa minimenos sa indang kakayanan. Kaya lang, mas maray na itong tanod, makusog. Ito baga mga maskulados. Itong makakalapag talaga ng mga kriminal, ng mga holdaper, mga adik-adik. Bako itong mga tanod na maluluya na, mga gurang na, dapat ang tanod, itong mga parang mga bouncer o mga arugaan. Yan, sabi dito, pakibati Kuya JM atang brownout digdi sa panganiban. Ano nangyari ta brownout dyan sa panganiban? Sabi ni Marlon Rinyon ng The Generic sa pharmacy. Ano nangyari dyan ta brownout dyan sa lugar na yan? Saglit lang. Check ko lang itong mga... sa mga maingay dyan sa may Tambayan Plus group chat. Yan. Sige, Kalawag. Pasadaan natin yung Kalawag na yan. O, meron tayong nasa line. Aber daw. Meron tayong live report. Boom FM Live Report. News Director Joka Gimbal, good morning. PM, good morning, Lewan. Bilang barangay Kagawad, ang mga tanod din doon sa ano yan, sa panikwason, mga gurang na. Ay, guwaman mga gurang. Ano yan, makukusog man yan. Yun pa man. Makalamag pa man daw yan. Pagpili kang tanod, discretionary ang kampunong barangay. Mahimang magampuri rin dyan ang kagawad. Maski mga maluluya, kailangan talagang piliun si tanod na maluluya. Iyo. Tako iyo man ang type ni punong barangay. May kita may ginimbo dyan. Tako gusto niya man to. Dapat itong mga makukusog. Iyo ko ta. Tsaka kaya pang maghapag. Iyo baga. Oo. Taba ka binugbog lang yan kang hulda, pero wala nang panlaban. Iyo, iyo. Tama yan. Sabi mo ngayon na makukusog pa. Oo. Bueno, igdiyo sa Kamara ni Sir Police Provincial Office sa PM Jomar. Kulang na mga opisyal kang na Police Provincial Office. O, anong nangyari dyan? Tabala nga ni, kan sarong aldaw baga, nagkagwaning pagpili ning mga opisyalis kan Raskor. Ang dati tang PCR si Police Lieutenant Colonel James Ronatay. Biglaan biglipat si Colonel James Ronatay bilang COP kan Pili Municipal Police Station. Tapos bigga salidahan ko ta ni Police Major Police Captain Chester Enriquez. Kaya lang, dahil pangani na init ang lubot ni Captain Enriquez. Daribayan na. Dinaklag tulos naman sa Minalabak bilang si UP. Layo naman yan. Dahil hindi lang siya Minalabak. Minalabak. Tatigribayan si Ryan Bagasala. Kaya ngunyan, ang binalik ni Raray bilang concurrence, si Lieutenant Colonel James Ronatay, iyo man giraray ang ginibong concurrence chief kan PCR. At the same time, iyo ang chief of police kan Banwaan in Pili Camarinesur. Pigribayan niya si Police Lieutenant Colonel Joy Andrade, ang dating COP dyan kan Pili. Kaya ngo dyan, under man ngo dyan, ang Police Provincial Office bilang sa mga opisyal na nagkakapot. Ang sabi, nasa schooling pa si official na magiging coming soon, incoming na PCR. Si napapabareta niya to si Police Major Joseph Ingero, ang incoming na magiging PCR chief. Digdiyo sa Police Provincial Office. Si Police Colonel Rodrigo Roy, kaya kuning sibot, sabi na. Ano pinagkakasibutan ni PD? Sibot, si iba man na mga naging provincial director. Ano yan? Nakakaulay man yan kang media. Dahi ko lang aram sa ibang members kan media, pero ako kaya dahi man. Dahi ko man yan na kakaulay, dahi ko nanunumpungan si Colonel Roy. Ano kayang pinagkakabalahan niya? No? Dahil ta aram, PM. Ako nga ni mismo man, lingaw na ko kasi mukha ni Roy. Hindi ko natanda Colonel yan. Roy. Nahiling ko lang siya, PM Jomar. First, kung nahiling siya. At dahil pa nasusunodan,
Duman sa Sangguniang Panlabigan, kag probinsya ning Camarines Sur. Iyan si Colonel Roy. Bukod kayan, mayo na ta, day ko naman yan, day ko man yan na interview. Day tabaga, tapay na daw na mag... taramdig diyo sa tuya sa Boom FM. Kaya yan, pigalat-halat ko niyan, maski ang pag-iriba sa pag-mga tugang niya to sa broadcast industry. Ribong, ano, kang kusisay ang PCR, baga talaga, adig diyo sa Police Provincial Office. Mayo kitang nauko ang tagapagtaram, lalo na ta, may mga incidente, baga manit, yan, ng PM, mga shooting incident, mga nanlaban sa mga otoridad. Duman sa Del Gallego, igwa. Sa Iriga, igwa. O, si, tami mga sahot na naman, baga, siyempre, usually, ang sahot, baka ngaya, dahi man ang laban. May mga nag-react bagang kapamilya, dahi man yan ang laban. Pero ng laban, ang sabi kan mga otoridad. So yan, mayo kitang mga kuana ni Dio, ning, kumbaga, reaction. At sibut ngun yan, ang PCR chief na si Lieutenant Colonel James Ronatay, taduang posisyon ang pigkakaputan niya. Si Pupulis kan pili, at the same time, iyo ang concurrence na chief kan police community relation branch ni Dio sa Camarines Sur Police Provincial Office. Dugang na report, Joe Kagimbal, DWS 103.9, Boom FM. Boom FM, live report! Maraming salamat kay News Director Joe Kagimbal o Provincial Director Rodrigo Roy. Magtaga-taram-taraman yan sa media. Hindi magparatago-tago. Bago tayo magpaalam, pakibati si Salde Pinuaga tapos Arvin Abunin alias Banong. Yan, salamat sa inyong pagtutok. Magpapaalam na ako sa pangalan po ng ating mga kasama sa labas, News Director Joe Kagimbal, Rustan Malianta at Rikmara Gibara. Sa pangalan po ng aming Area Manager Joe De Los Santos, ako muna pansamantala, nakaraos din sa loob ng mahigit 2 oras ngayong araw po ng Webes, January 16, 2019. Susunod na ang Tambalang Kokak, mga kaibigan. Thank you. Magbabalik ako alas 5 hanggang alas 7 para sa ating Tambayan Plus. Si Joe Santos sa Ratchada Balita, second edition. Ratchada Balita!